Like that, I'm going to begin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa lahat ng mga tulong. Kaya ginagawa mo para sa amin, lalo na po sa aming pag-spiritual na kalalagayan. Kaya hindi na po kami nagkukulang at tinababayaan. At nariyan po ang mga masaganang kalunungan at kaalaman na yung ipinakagalaw sa amin sa gabay naman ng Espiritu Santo. At muli po, dinadalangin po ngayong umaga, napakapuspusin kami ang iyong banal na Espiritu at maipagkalaw po sa amin ang kalampatang ugawa doon po sa mga turo at mga aral na napapanahon ngayon na kinakailangan po namin maulawangan. Samantala po, nasa huling mga araw na po kami at kinakailangan po mas magdoplikayo po kami sa aming po magkoconcentrate sa aming mga espiritual na buhay sa pagkatanggap po po ay naroon po ang kahigpit at kanyang mga pandaraya po kagawin at nais po namin bilang kami kabahagi ng iglesia kami po ay makaalpas sa matinding pandaraya tungo po sa pagkamahama ng napakaraming mga kaluhan. At hangad po namin, Panginoon, sa aming iglesia nito na kami po ay maturuan ng tamang turo at aral, na kami ay maturuan ng tamang preparasyon kung ano nga po ba ang marapat namin paggayin at kung ano nga po ba ang marapat namin ipabuhay sa panahon ito. Samantalang nalalapit na nga po ang iyong pagbabalik. Idinadalangin ko, Panginoon, ito po, ito ng pulpito ito, patuloy na kayo po at siyang gumamit sa iyong mga mundod. At awang ang iyong kaduhuan, karunungan, ang patuloy na dumating sa bawat isa sa amin. Idinadalangin ko po ang mga kapatiran dito may mga problema at mga sugarani. Nanaway, huwag pong makahadlang sa kanilang pakikinig at pakikipag-aralan. Kayo din po at ang kapatid na magpapasyang paririn ko pa at hahabol para po sa nakataming gawain ko. Ikinadalangin ko po ang iyong paingat na pagdadala sa mga dito. Sa aming lahat na mga dami rito, ikinadalangin ko yung espiritual na pag-unawa ay patuloy niyo po ipagkaloob sa bawat isa. Maraming maraming po salamat naman at ang lahat ng ito ay tagumpay dahil sa iyong anak na si Jesus, kami lahat, ginagawa ang lahat. Sa aming pangalan, ang iyong anak na si Jesus, dati magsabi ang lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Ang subject po natin, mga kapatid, ay napapanahong pagkalakan. Marahil po, sa mga magagawa po natin, ginagamit ng Diyos po dito, may mga nalangatan na rin pong pag-aaral, hindi po dito. Ang sabi po, mga kapatid, sa salita ng Diyos, sa ating pong kalikula, nakalagay po doon sa ating report, sa ating left side, maging handa sa huling araw. Ang huling araw na tinutukoy, mga kapatid, ay ito na. Ito na. Ang sabi ng 2 Timothy 3, ating po kitang mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. Ganito po yung nakalagay. Natapuan alamin mo ito. Ito ba? Inaalam natin. Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito po yung nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kung inyo pong namapatay yung pong ating panahon, kumpara noon at kumpara ngayon, mas doble po ba yung pong kasamaan ngayon? Napapanood natin sa telebisyon, naririnig natin sa radyo, nababasa natin sa mga periodiko, hindi lang yun. Sa pamamagitan po ng social media, mabilis po na ipangangalat yung pong mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. At yung sinasabi po ng Biblia
na mga huling araw, sinasabi dito na ito'y magiging mapanganib. Doon sa kita po mapanganib na tinutuloy, hindi lang po ito sa physical natin, maaaring maging mapanganib. Kundi, unang-una, doon sa kaluluwa natin. Dahil ang promotor po ng pagpapasama ng buong mundo ay walang iba ang mundo. At mamaya, meron po akong iguguhin niya. Sa may verse 13 tayo pumunta. Verse 13, natagwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama. Ito na tayo nangyayari ka. Na nangagdaraya at sigarin ang mga daraya. Yung sinasabi, ang mga masasamang tao ay lalong sasama ng sasama. Nangyayari na po ba ngayon? Napapasin po ng mga kapatid, lalo na po nung magpaling tayo ng bagong panolo, di ba? Sa kampanya niya, mga kapatid, ay dapat mabawasan yung gumagawa ng masama. Tuloy-tuloy yun, mga kapatid, yung kampanya na yun. At nakita natin, napakarami na pala talaga mga tao masama. Hindi lang po yan, mga kapatid, sa ating bansa. Sa iba't ibang panig pa ng mundo, ay ganun din. Pero social media, nakapalitaan natin kung ano po yung mga kaganapang nangyayari sa kanilang ng mga bansa. At yan po yung sinasabi muna dito sa kalangang sila. Alam mo mga kapatid, sa Pilipinas, maraming mga kaganapan at mga pangyayari na nagaganap at lalo pa po hindi pa ang mga pangyayari nito. Ngayon, ikamtin po natin ang nakalagay sa Ephesians chapter 5, 16 and 17. Na inyong samantalahing ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yun din ang sinasabi. Sa 17, kaya huwag kayo maging mga mata kundi gulawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito pong mundo na pinagagalawa natin patungo po sa pagsama ang nais ng Panginoon ay hindi tayo maging mga mamang. Ibig sabihin, hindi tayo sa bagay na hindi nakakaalam. Ang gusto ng Diyos, malaman natin. At ang nais ng Diyos, unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sa panahon natin, dapat pala sinasamantala natin ang lahat ng panahon sa matala ng pagkakataon pa. Dali mga kapatid, darating ang panahon. Itong ating pagkakatipo na ginagawa sa awal ng mga kongregasyon, ito po ay mapapahinto, mapapatigil. Meron po nakahula sa aklat ng Amos 8:11. At sabi doon, magkakaroon ang kagutom, hindi sa pagkain at inumin, kundi kagutom at pag-awaw sa pagiginig sa salita ng Diyos. Samantala ngayon, mga kapatid, maluwang pa ang pagkakataon ng pagbalan. Sinasamantala natin, palagi tayong makapag-alala. Dahil darating ang panahon, kahit gusto natin makapag-ipon, hindi na po natin magagawa ito dahil sa ang ating kong bansa ay magiging kabilang siya sa mga bansa na magpapalit po ng Constitution. At meron na pong revelasyon sa bibig ng ating Pangulo na ang gusto niyang maging sistema ng ating pong bansa ay gawin na po itong katulad ng nasa ibang bansa. Ang mga kapatid, ano yung isinusulong niya ngayon, mga kapatid? Ano ba? Ano yung isinusulong niya? Isinusulong ngayon, mga kapatid, at kapag na nangyari yun, ang ating konstitusyon ay mag-start na talagang pagbago ito. Mawawala na po yung mga senado na nasa mahan, at hindi kanilang mga upuan. At meron na naman po isang uupo na manunungkulan at magsasabi at ipatutupad kung ano man yung batas na nagawa. Sa ibang bansa, mga kapatid, ay nangyayari na po yun.
At darating po ang panahon, kinilala po ang Pilipinas ang mag-a-apply ng ganun mga sistema o hindi buong mundo. Ang tawag po ay one-world government. Ang one-world government, mga kapatid, ay nasa ilalim yan ng kapahayagan ng global agenda. Yung sa kita pong global agenda, mga kapatid, ito ay pag-uusap-usap ng lahat ng mga naminigono ng mga bansa para po sa sinasabi nila pagbabago sa bawat mga bansa. Pero alam nyo, mga kapatid, ang higit agenda po nito, mga kapatid, ay papalitan nila ang ating konstitusyon at ito'y iaayon nila sa ayon sa kanilang ibig. Dahil dito sa madal na kasulatan, mga kapatid, nakahuna sa Revelation chapter 12 verse 9 na ang Diablo tatayanin niya ang buong sanlibutan. At papaano magaling ang Diablo tatayanin niya ang buong sanlibutan? Gagamitin niya ang bawat pinuno ng lahat ng mga bansa. At ito, mga kapatid, ay nagkakaroon na matuparan sa atin. O makailanan, ang ating presidente ay nag-ibot sa iba't ibang mga bansa. Meron sinasabi ni Isaiah, meron pa yung isa, pinabanggit. At kung mapapasin natin, mga kapatid, ipinupwesto na yung pong magiging sistema sa bawat bansa, yan nga po yung katuparan na sinasabi one world government. Kasi ating one world government, ang gobyerno ng Amerika o Estados Unidos, ang gobyerno ng Pilipinas at ang iba pang mga bansa ay magiging isa na lamang ang kanilang magiging sistema. Ikaw ko ngayon ang halimbawa. Sa Amerika, mga kapatid, legal doon ang babae at kumboy magpakasal. Legal doon ang bagla at lalaki na magpakasal. At meron nga pong privilegyo ibigay sa kanila. May malaking diligence na para sa kanila. At yun po ay legal sa kanila. At yun naman po, mga kapatid, ay pinapabura nila. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, ang gusto rin talaga nila, lumikit ang populasyon ng mga tao. Paano nga naman magkakalap ang pagsasama ng lalaki sa kapwa lalaki? Ano ba kayo? Paano nga naman pararatagan ang pagsasama ng tomboy at ng babae? Ano ba dito sa ating bansa? Si Kaisa Siguera, di ba? Meron kaparehan. Kung sa ating bansa ay konservatibo pa ito at wala pang amendments sa ating pong konstitusyon, hindi po pwede, tama ba? At nahahalalan pa ito. Hindi lamang siya. Kung hindi yung mga iba pa na kagaya niya, na babae, pero nagpapakalalaki. At doon naman sa mga lalaki na nagpapakalalaki. Na ang hinahanap itong babae na nagpapakalalaki ay kapwa na mamangin. Marami na yan. May bago nga ngayon, di ba? Si James Cyrus. Yan kasi ang mapalad na ang pupunta sa Amerika. Dahil sa Amerika, mga kapatid, ganyan po ang karamihan din mga naroroon. Kasi sa kanila ay liberal. Ay isip ng liberal, wala pong exception. Walang condemnation. Walang ganun. Kung ano ang gusto mo, malaya na. Ganun sa kanila. Sa ating bansa, hindi pa ganun. Wala pa sa ating divorcio. Wala pa sa ating adultment. At kung gusto man nila, mga kapatid, na magpawalang visa at ang inyong mga kasal, ang ginagawa nila, mga kapatid, nagpupunta doon sa mga bansa pero ang ibang nakaka. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Pero pagdating ng panahon, ipinagpapauna ko po sa inyo, pag po nangyari na yung sistema na ang lahat ng mga bansa ay magpalit ng konstitusyon kasama ang Pilipinas, hindi na po kailangan pa magpunta ng abroad para magpa-divorce, para magpa-adal. Hindi na po kailangan magpunta ng mga bakla at mga tomboy kung nais silang pakasal sa kapwa nila lalaki at mga babae. Hindi na kailangan lumabas ng bansa kundi sa Pilipinas mismo makakaroon nun. Ano lang ko bakit?
dahil ang puso pagbabago ng Diyos si Kristo. Mga kapatid, pag ito po ay nangyari na, masasabi natin, tunay na po napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon dahil lalo po mapapasama ito sa pamumuhay ng mga tao. Dahil ito pong konstitusyon at ito pong ito, ang nasa ugod po ito ay ang diablo. At kung papasigin natin, lahat ng kanilang ipatutupad, mga kapatid, ay bawang pagsalansak sa kautusan ng Diyos. Tulad na limbawa, ina-approve na ng Diyos na ang babae sa kapwa-babae ay magsama. Yung po pagsasama ng mga asawa ay kung pwede kang maging dahilan yung annulment and divorce. Ibang pananalang sa kiti ay kamatayan na ang mga pakitubulan. Di ba eh? Karamihan po ang nabuo na mga plataforma na gagawin sa mga pagkabansa ay pagsuporta sa kita at laman ng tao. Pagsira, pagwasak sa salita ng Diyos. Pero nakakalungkot, may mga sasama diyan mga iglesia. Nagtatawag yung mga kapatid ay mga cultic church or occultic church at aayuga nila yung pong ayuda ng one world government dahil sila mismo mga kapatid ay ganoon din ang sistema ng kanilang pamumuhay. Pero sa isang biblikal na iglesia na nakatingin sa mga turo at aral ng Diyos, ay hindi po sila mailinigaw at magdadaya. Ano nyo kapatid? Dahil sumasa kanila ang kapagyarihan ng Espiritu Santo. Pero gusto natin sabihin, mas marami po ang magdadaya at mamamahama. Yung sabi na ng Revelation chapter 20 ay halos kasitami ng buhangin sa dagat. At kakaunti lamang ang mga lilitas. Sino yun? Yaong mga tao na turuan ng tamang aral ni Kristo at mamumuhay sa tamang aral at pamumuhay ni Kristo. Tanging sila na mga kapatid ang mga lilitas sa pagpapahamak sa mga muling mga anak. Meron po kong idodrawing lang sa mga ay hindi po itong ating pag-discuss na ito. Meron pong sinasabi praya mo. Ilalagay mo evil evil praya mo. Hindi po yung praya na meron kasi controversial sa television na meron daw na po yung anak ni President, at member daw siya ng bayan. Kita niyo po sa balik tayo. Hindi po yun. Itong evil trial, nakalagay po yun sa 1613. Ilan po ninyo mga Bible yun? Parang ganyan. Nandito po yung rabon. Sino po yung rabon? Mga kapatid? Siya po yung Diablo. Revelation 12 verse 9. Meron din po ditong hayop. Yan pong hayop, hindi po yan literal na hayop. Hindi yan literal na hayop. Sumisipul yan sa mga leader. Leader ng mga bansa. Pero, tumingin po ngayon, yung hayop na yan, mga kapatid, mayroon pang mas mataas yan dito. Yan yung nakalagay sa 2 Thessalonians 2:3. Siya yung mga namumunod. Kasi, buong mundo, mga kapatid, may mga kanyagan yung mga pinunod. Tama po ba? Meron nakaangat sa kanila. Yan yung nakalagay sa 2 Thessalonians 2 verse 3 na siya yung anak na katampansan. Ang kanyang trabaho, mga kapatid, ay i-fulfill ang misyon ng Diablo sa buong sangkatauhan. At para mangyari yun, gagamit siya ng mga tao walang Espiritu Santo. At tulad po ng mga pinuno ng mga bansa. Nandiyan yung isang mataas na tao mag-rule na magkikita
sa mga ibang mga leader. Sa Revelation 17, 9, and 10, may binabanggit niya ng mga pitong ulo. Meron din binabanggit na sampung ulo. Hayop may pitong ulo. Hayop may sampung ulo. Sampung sori. Mga kapatid sa Biblia, hindi po literal yun. Yan po sa mga talata, mga kapatid, nakalagay, ang ibig sabihin ng pitong sori o yung pitong ulo niya ay pitong mga lider na mga bansa. Mga pinuno. Meron din lang sampung sungay o sampung ulo, tinapag ito. Siya din ay tumutukoy sa mga pinuno na mga bansa. Kaya, itong side na ito, itong hayop, mga kapatid, yan po ay mga state leaders. Pero meron po sa kanilang mataas na nangungunan doon. Hindi ko po alam kung sino yung pinuno yan at saan magpumula na bansa yan. Mga kapatid, yan po yung isa. Evil triad, pero si Satan sa'yo gumawa niya. Ngayon, sa kabila, nandito po yung mga hulaang propeta. Ito na magula ang propeta, mga kapatid, may mga simbahan din ba sila? May mga simbahan din ba sila? Ito po, ano ba ay may simbahan din? Ang tawag sa atin ay iglesia. Mapag-aralan natin yan, mga nakarang sa mga kapatid. Ang tawag din ba nila sa kanilang kinaroroonan, iglesia din? Napakarami po ang iglesia at denominasyon sa ating bansa. Ang problema, paano natin malalaman kung ang iglesyang iyon ang mga nangangasiwa ay mga bulaang propeta? Kasi po, sa evil triad, mga kapatid, ang diablo gagamit ng mga state leaders. Ang diablo gagamit ng mga cultic leaders. Ano ba tayo? Meron tayo makikita sa Biblia. Hindi ko mamamasa na lang. Matthew chapter 24, 4, 5, and 11, then 23, then 24, isasummarize po. Nakalagay yan, may magsisilitaw sa inyo na ang dalarin ay Kristo, ngunit ililinaw ang marami. Nakalagay yan. Meron din sila mga kapangyarihan, gumawa ng mga tanda, mga himala, at kababalaghan. Ngunit, ang purpose upang ilinaw ang mga totoong Kristiyano. At nakalagay na doon, ultimo pati mga hilir ng Diyos kung maaari, madadaya nila. Tumingin po kayo, mga kapatid. Itong dalawang ito, mga kapatid, yan po yung kaliwang kamay at kanang kamay ng diablo. Paliwanag po. Paliwanag po. Meron siyang kaliwang kamay at meron siyang kanang kamay. Siya po yung magpapatupad, mga kapatid, ng pandaraya buong mundo. At ito, mga kapatid, ay nag-uumpisa. Bigyan ko po kayo, kapatid, ng isang pampapatunay. Nang si Jesus Christ po, 2,000 taon, mahigit na. Bago po siya mapunta, mga kapatid, sa Israel, may nakangaral na po bang mga bulaang propeta. Pinangangaral na po ang bulaang propeta. Sa kaliwanan. Ang bulaang propeta, sa anong panahon sila? Sa panahon ng New Testament or Old Testament? Old Testament. Kasi noong mga panahon na yun, sina Moises ay propeta. At ang mga iba pa. Sila'y ginagamit ng Diyos para mag-prophesy ng kalooban ng Diyos. Pero sa kabilang banda, mayroon na rin bang mga bula ang propeta noon? Kaya nga po, bula ang propeta. Sa time of the Old Testament, hindi pa nag-exist sa press ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, inandataya na doon. Ngayon, nung nag-exist na siya sa New Testament, kasi nagkatawang tao sa doon,
Sinabi rin niya, mag-ingat tayo na mga tayo mag-ingat. Di ba sabi niya? Ng mga bulaang mga guro, bulaang tagapagturo. Nasa time niya, may nagsipag naman sa pupang mga bulaang apostol. Bulaang mga guro. Sa Old Testament, noon pa, meron ang mga bulaang. Kung meron pong instrumento ang Diyos na nangaral ng katotohanan sa lumang tipan, meron na rin ang demonyo. Ang mga kapatid. Kung sa panahon ng Panginoon Jesus, mga kapatid, nandiyan ang labing dalawang alagad na pinili niya para mag-spread ng buong katotohanan, meron na rin bang ginamit ang demonyo na mga hidwa ang tawag ay bulaang mga apostol na lang. Diba? Meron ang totoong apostol. Meron din mga bulaang apostol. Bulaang mga tagapagturo at mga bulaang mga magagawa. Bakit ko po ididikin ito? Gusto ko po mag-focus tayo dito. Alam niyo itong subject na ito, napakarami itong subject ito. At kung ito'y natalalayan natin kayo, kulang po ang oras na isang oras. Sa dami po. Pero ang gusto ko po, mag-focus tayo dito sa kaliwang kamay at parang kami ng dilagyan. Kasi sila yung nag-roll ngayon sa ibabaw ng mundo. Sa buong universe, gumagawa na sila ngayon. Noong pag-unang panahon, maraming wala pa po tayo, gumagawa na ang Diablo doon. Siguraman siya ay ipatapod dito sa sanitulang Revelation chapter 12 verse 9. At iisa po ang kanyang mission ng kapatid. Pumatay ng kaluluwa ng tao. Ulit ito. Ang mission ng Diablo, pumatay ng kaluluwa ng mga tao. At kung napatay niya ang kaluluwa ng mga tao, ang karang na tayo ngayon, na tayo spiritual na mapatay, spiritual na mga himalay sa Diyos, tayo po ay magkamit ng kapakamatan. Ang mission nila, yan 10, verse 10. Maraming version, hindi ko po kaya isa-isa rin. Eh, yung panahon natin. Sa may yan, chapter 10, tingnan niyo po. Yan, chapter 10. Ito po subject natin ay sinasummarize naman. Hello. Hello. Sadyan. Hello. Hello. Sadyan chapter 10. Ilan po natin. Verse 10. Hindi po paparito ang magkakaaw kundi upang magkakaaw at pumatay at pumusap. Abay naman ito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasagalaan ito. Makakapatid, dito po sa verse ito, meron pong dalawang magkahiwalay na pagpapaluwanan. Sa unang, gaya ng magmanakaw ang Diablo, sinasabi niya, no, ang kanyang pagparito ay upang magmanakaw at pumatay at pumuksak. Di ba kayo makakapatid? Ang papatayin, magpupuksain niya, magkakapatid, hindi yung katawag lang, magkakapatid may mga nakamatay sa iba't ibang panig ng mundo. At talagang pinapatay niya yung pong relasyon ng tao sa Diyos. At talagang pinapatay niya yung kaluluwa ng tao. Kasi pag patay ang kaluluwa ng tao, namumuhay ang tao ito sa mga naman, mga mundo. Pag naman buhay ng tao, patay ang kanilang kaluluwa. Nakalagay sa video yun eh. Sa 1 Timothy 5, verse 6, nakalagay na ang nagpapakabuyog sa kanilawang pagkabagbuhay ay patay. Ang pinapatay ng Diablo, mga kapatid, yung relasyon natin sa Diyos. Kung meron tayong relasyon sa Diyos, ang gusto ng Diablo, mapotol yung ating relasyon sa Diyos. Ang pinapatay ng Diablo, yung kaluluwa natin. Ang inilipol ng Diablo, yung mga kaluluwa ng mga bagay. Pagbigay ko lang kayo. Lilipulin pa ba niya ang mga kaluluwa ng mga taong hindi ko binilala sa Diyos? Hindi nila lilipulin yung kanya na yun. Ang lilipulin niya, yung mga banal na tumanggap kay Kristo na hanggang ngayon nagpapatuloy na lumalagat ko sa kalinisan at kabanalan, yung po ang kukuntiryahin niya para muli pong ibalik sa kasamaan upang muli pong ibalik doon sa kaliliman. Ano po ba kayo, mga kapatid?
Ngayon, kung ang isang Kristiyano o ang isang individual, ngayon, kung ang isang iglesia ay hindi naman nag-iingat ng kanyang pag-uugali ng kanyang pamumuhay at ang pamumuhay naman niya at pag-uugali na rin patuloy din ang dati, sa tingin niyo, pupuntiryahin din ba siya ng Diablo? Hindi rin. Ang pupuntiryahin ng Diablo, mga kapatid, ay yung buong mga naipangalang kauli. Sino yung mga naipangalang kauli? Ito po yung mga tao nang galing sa kaniliman, ngunit nagsinipag sa kaniwalagan ng Lord kay Kristo. Na ang kanila pong ipinamumuhi ngayon ay paglakad po sa kaniwalagan. Ibig sabihin, paglakad sa panibagong buhay. Tanging yan ang bubog ng yamin ng Diablo. Ang sabi ng Revelation 12:17, ang kinatarget po ng Diablo ay ang mga binhi ng babae. Yung binhi ng babae, ito po yung mga generation Christians na mga followers ng Panginoon. Kasi ang naunang iglesia sa mga babae ay sa panahon ang Panginoon Jesus Cristo at ang mga talagang the early church. At ang nauna doon ay si Apostol Pedro noong mga unang panahon yun. Sa Akero, yun ang mga unang Kristiyano na binabaan ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, itong generations natin, tumatawag pa ba ang Diyos sa mga anak niya? Wala. Ito yung mga nag-iingat ng mga utos ng Panginoon. Sunod-sunod. Sila yung nag-iingat din ng mabuting patotoo. At ito yung mabuting patotoo. Yung mabuting patotoo na di siya tagalilin, ngayon ay taga-iwanan na. Dati siya gumagawa ng kalikuan, ngayon gumagawa ang kabubirangan. Ito ba yung most wanted Christmas? Kaya yung Kristiyano, nakakapatid na dumadalo, nagbabasa ng Biblia, nakakaral, nagtutuo, pero ang pamumuhay at pag-uugali niya ay bumabalik sa kalinima, bumabalik sa kasamaan, hahantingin pa ba ng Diablo? Hindi na. Kung meron ng mga nagbibig yan, kagaya natin, pero tuloy ang bisyo, tuloy ang panlalaki, tuloy ang pambababae, tuloy ang pagsusukan, tuloy ang iba pang mga gawain iligan sa mga ng Diyos, kahit tumatalo ka, nakibilig ka, umaabig ka, o kahit nakakaral ka, o kahit na ikaw ay maraming karunod at kalaman. Kung ang ating nilalaharap ay sa kaniliman, sa kalikuhan, ahantingin pa ba? Hindi na. Ang hinahanting na ng Diablo, yung pong nakipag-alas na sa isang mga, nakipag-alas na sa kalunduhan, nakipag-alas na sa kalilimang buhay. Yung mga lumalakad sa luwan. Siguraduhin natin mga kapatid sa luwan ng tayo dumalakas, siguraduhin natin ang Panginoon. At ngayon, ang gagawa ka na, pastor ka na, ikaw ay musicians na, ikaw ay aktibo dumadalo sa loob ng ating simbahan, dapat pasyon natin, na hindi na tayo matulad ng ating mga katawalang buhay natin. Pagkakayoy na nagagawa ng pagkukulang at kasalanan, hindi po dapat tayo nalagyan. Ano po ba kayo? Dahil sa tayo ay nililis na. Saan ka nakakita na nililis na ng Diyos ay di ka tatambok ulit o sa umunoy na kasalanan? Pero tayo makikita ganyan, yun ang alagay sa Biblia. Tama ba? Sa 2 Peter chapter 2, 19 to 22, yung baboy, pagkatapos na siya ay mahugasan, mamaya lang sa tali. Saan siya nangingin ulit sa kanyang sarili, tubi at ihi? Tama ba, kapatid? Tama ba, kapatid? Doon inihalipulad ng Diyos yung mga taong nalinis na, pero uli nilang binabalikan ang kanilang kanyang pagkumulan. Sino po sa atin dito? May mga masasamang pinagdaanan sa kanyang buhay. May mga masasamang naranasan sa kanyang buhay. May mga masasamang pag-uugali. May mga karuminan. May mga kalaswaan. May mga kabunduhan. Lahat tayo, meron gano'n. Pero, once na tayo tumanggap sa Panginoon at totohanan, nag-iingat na tayo ng ating pamumuhay at yun ang patotoo. Nag-iingat na tayo ng mga utos kasi ang utos ay nakapagpapabadal ng ating buhay. Nakapagpapatuloy ng ating buhay. Roma 7:12. Yan din
best friend. Na kapag nilinis ang ating buhay, na kapag papatuhin ang ating buhay, kapag susunod natin ang salita ng Diyos. 2 Timothy 3:16 and 17, ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo, magagamit sa pagsasala, magagamit sa pagsaway, sa ikatututo ng tao sa kapira ng Diyos. Amen? Kaya yung tao na itong nag-aaral ng Biblia, hindi lang yung umaatin, hindi lang yung nauubugan, hindi lang yung umaatan yan, hindi lang yung tumutugtog yan, hindi lang yung nagbibigay yan, hindi lang yung nangaaral yan. Dapat siguraduhin yan na susunod yan ang salita ng Diyos. Hindi yung naririnig lang yan, hindi kinakatalag yan. Kaya nung ang tao tayo ay nagbibigyan, di ba? Ang ina-expect ng mga tao, tayo, pag sinabi ng Biblia, Christian, born again, pag sinabi born again, hindi religion ang tapantan. Walang problema sa religion. Ang nababalitan, yung ugali at mabubuhay natin, tayo tatalihin natin. Pero ngayon, agad, liwanag na. Amen. Kung walang pang mapo yung mga tagaliwanag. Yung iba, dito walang mga. Dito mo, nabunta na sa asin. Tagasaan ka! Sa Biblia, taga-bagayan! So, ay, sa sayo ka, kagbutot, kagbutot ka. Ang sinabi, dahil taga-saan ka! Ang bigang sumayo ka, sayo mo ito. Ang pinatanong sa'yo, taga-saan ka! Sasabihin ko, taga-langit ako. Amen. Pag sinabi, taga-langit ako, yung pinoportrait na buhay natin, kapatid, yung natututunan natin sa mga tunog-aral ng Diyos. Hindi tayo perfecto mga kapatid. Para tayo nag-aaral sa eskwela mo. Inuturo ang pagsunod, inuturo ang pagbasa, inuturo ang pag-perfect sa loob ng school. At kapag ang isang bata na tututo, mga kapatid, nakikita natin, mataas pa ang pinagod, pinitindi na ganang guro. Meron ang malinitorya, meron sa lumatorya, mga kapatid. Kaya ba kayo, mga kapatid? Sa atin din, para tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo marunong natin gumawa ng kalooban ng Diyos. Ang ginagawa natin ay ang ating sarili na kalooban. Pero nung matuto tayo sa salita ng Diyos, kapag-ipanganak tayo sa salita ng Diyos, 1 Peter 1:23, nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin, yung magaling ating buhay, lumiwanag, yung likong-likong nating buhay dati dahil wala tayong salita ng Diyos, wala tayong tago sa Diyos, wala tayong relasyon sa Diyos, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng tago sa Diyos. Dahil alam natin, mga kapatid, ang hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay mapapaman. Ngayon, itong John 10, verse 10. Ito po, misyon at John doon pumatay, hindi po na nakapagawa. Natutupan naman ito ngayon. Opo. Opo. Ngayon, vision din ba ng diablo tayo? Opo. Kaya, tatayanin ka tayo. Sino po yung hindi lang matataya? Yung mga tao ang totoong sumusunod kay Kristo. Ang sabi ng Ecclesiastes 12, verse 13. Sulatin niyo. Meron pong mahalagang katungkulan ng tao. Una, ang matakot. Pangalawa, ang sumunod sa Diyos. Yan po yung dalawa. Pangalawa din. Ang tayo ay matakot at sumunod sa Diyos. Kaya ang matakot din. Yan po yung dalawang bagay na dapat natin pagbutihin habang nalilito tayo. Kasi ang tao po natatakot na totoo sa Diyos ay sumunod. Ano po ba? Pero ang tao po hindi natatakot sa Diyos kahit pag-aral yan, pangaral yan, tumugtog yan, umamit yan, kahit magpahiwain yan, may pag-bisyo ko yan. Ginagawa lang ngayon ang kapatid sa kapaibabaw mo. Alam mo ba bakit? Kasi ang totoong pagkatakot sa Diyos, the biblical product of our fear to God, ay malaki pa mga kapatid yung ating personal obedience. Hindi ba mga kapatid? Ang kalagay sa Bible, sabi niya, sinasabi pa rin niyo na iniibig niyo ako, nasabi na pa rin niyo, kung iniibig niyo ako, John 14:21, susundin niyo ang aking mga utos. Hindi ba tayo kapatid?
Pero dalawa, sa Ecclesiastes chapter 12, verse 10, dalawa ang natungkulan ng tao, ang matakot at sumunod sa mga Diyos. Pagtotoo ang ating pagkatakot, mga kapatid sa Diyos, lahat ng ating matututunan na ipinangangaral ng mga pangalan ng Diyos, pang-aaralan ang isang buhay natin ay sa mga Diyos. Diba, mga kapatid? Pag isinasakuha natin ang salita ng Diyos, mababago po ba ang buhay natin? Pag ang tao po nangangaralan ng salita ng Diyos, nagmimisulat ng salita ng Diyos sa ibang tao, umaatin lang siya, pero hindi na kapatid sinusunod, mababago ba ang buhay ng tao din? Alam na kapatid, ang pagbabago ng tao ay bunga ng pagkatakot at ipagtuo sa Diyos na may pagsunod. Ang pagbabago ng tao ay bunga ito ng ating pag-ibig na nabago sa Diyos. Kaya ang pagbabago ang Diyos, hindi sa kasama ko, hindi mo siya sasaktan. Hindi mo siya lalabogin. Tama ba mga kapatid, hindi yung iiwan ang pang sarili. Tama ba kapatid, dahil sa ipubuhan ng pera doon, kung saan ang pagbalik niya, ayun. Wala na siyang pagbalikan. Hindi ba tayo? Hindi ba ito yung pag-ibig? Kasi ang totoong pag-ibig, kahit long distance, kahit mahal ninyo ang isa't isa, mahahalagahan ninyo yung pag-ibig. Lalo sa Panginoon. Long distance ba ang ating sitwasyon? Nasa langit siya, nag-aantay sa Lord, nandito na sa lupa. Long distance. Pero kung ang pag-ibig natin ay nasa Panginoon, at ito naman ang nag-dabdete ay iniiwas sa atin, kapatid, sinisikap natin kung sumbing ito ang magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago sa ating buhay. Ang sabi po ng 2 Corinthians 4:16. Ang sabi niya, ang inaasahan ng Diyos sa atin, dapat kung tayo natatakot sa Diyos at totoo umiibig sa Diyos, dapat po ang ating pagkataong loob ay nababago araw-araw. Hindi po tayo nahanapan ng isang matetempuhan. Pero po, kinakailangan po tayo kapatid ay may pagbabago araw-araw. Ano kapatid, meron po talagang kasi pagbabago. Ang isa ay pagdala, tama ba? Lalong lumala. Tama ba? Halimbawa, nandidisyo, lalong naging palamat. Dati, user lang, ngayon ay dati, pag-upit-upit lang, nagbago din. Ngayon ay big time na pag-upit, hang-upit, lumalat. Ang pagbabago niya ay paglalat. Gusto ng Diyos, yung pagbabago, mga kapatid, yung mong patungo sa pagtapat na tuwid at pagpapakalinis. Yan po gusto ng Diyos. Yung pagpapakalinis at pagpapakalinis. Pero ba bakit po dinidiscuss yung pagbabago niya, mga kapatid? Kasi po, ito pong hayop na sumisipulo sa mga street leaders at ito po mga bula ang propeta, mga kapatid. Nagkakaisa silang dalawa, magamang magkaiba ang kanilang plataforma. Ang plataforma ng bula ang propeta, mga kapatid, ito ang Bible na pinag-aaralan natin ay increase, ipinipin. Kasi pagka nakilinaw tayo sa mga tamang turo, mga tamang aral, ang refleksyon mo, maliligaw din ang ating buhay. Hindi po. Pero kasi kasabi na, perversion of gospel leads to perversion of life. Ano ba? At ang ginagamit ng gagawin mga kapatid ay marumi ang buhay. Kaya na, perversion of life leads to perversion of gospel. Sila yun. Ito naman mga kapatid. Yung programa nila, mga kapatid, yung pagbabago ng konstitusyon, ito yung daily living natin. Babaguhin yung mga nakasanayan natin, tama naman, at iaayon nila yun sa mga pita ng naman para ang ating kaluluwa ay matahin. Ito, yung plataforma nito, isang masarap, isang mapain. Tama ba? Yung mapain sa laman, rather, mapain sa laman, pero para sa atin, mabait sa ating kaluluwa. Ibibigay niya yung kagustuhan ng laman ng tao. Ibibigay niya ng kalayaan lahat ng mga tao. Yung liberalism. Paiirali niya yan buong paniko ng mundo. Mga kapatid, nangyayari na ngayon. Sa ibang bansa, mga kapatid, napakaliberal. Lahat po pwede. Pero kung titignan mo sa tingin, mga kapatid, inoobos nila ang salita ng Diyos.
Nasusunod nila ang gusto nila. Nasusunod nila lahat ng mga kapritso nila. Nasusunod nila kung anong gusto nila gawin sa buhay nila. Naayon sa laman. Pero isang araw mga kapatid, magtataka siya. Hindi siya kasama papasok sa karera ng Diyos. Kasi nabindi ba siya ng paglibol at papagay ng diablo sa kaluluwa niya. Wala natin mga kapatid tayo. Kanito tayo pumupok niya ng ating mga estilo ng buhok, estilo ng pananamin, estilo ng pag-uugali, estilo ng pamumuhay. Iba karami sa atin, pagkakabunta ng ibang lugar, dahil for example, Amerika, pagbalik dito, yung kultura nila, siya na rin ang bihis natin. Ngayon, ang uso, K-pop, K-pop ang yun. K-pop, ang buhok, K-pop, di ba? Kahit nalangin ang tapahapa ng buhok, nilalangin ang spray net, akala mo kung sino ba po. Di ba? Yung palta sa atin, nasakit tayo kay hapa-hapa, ang gagawin yung palta, ilalagay malapit sa sino. Tapos pagsisiliman, o, bastos ka. Oh, eh, bakit mo sasabihin na yun? Sumusunod ka, sumusunod. K-pop. Akala na kayo ganda niya. K-pop. 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 Di ba gano'n tayo? Pag nilagot na rito, mag-concert niya yung mga Koreano niya. Di ba naman kapatid? Dinudubog sa mga. Dinudubog doon sa araw na iba. Di ba kayo mga kapatid? Pag tayo mag-invite, magkakaroon tayo ng mga, dinudubog pa. Ilalangan. Kasi hindi yun ayaw sa kanilang kaluluwa. Lahat ng pabor sa kanilang kaluluwa. Tulad kayo, di ba mga kapatid? Kita-kita natin. Ang iba pa nga mga kapatid, kinokopya talaga yung mismong itsura, yung mismong buha, yung mismong full ng buhok, yung mismong pananamit, kinokopya. Di ba mga kapatid? Akala mo yung Koreano na rin. Hindi ba tayo kapatid? Ang hindi natin alam, yung model na sa suit mo mga kapatid, ay sumisimama sa kanilisan ng pagkatao ng sumama. Oo, kasi tayo siya doon eh. Sabi ba mga kapatid? Maganda lang tingnan sa paningin pero nakakalis na po ng paluluwa. Bakit dumami ang mga rapist? Bakit dumami? Na kahit isang taon, dalawang taon, kire-rip, bibigyan lang ng kemi na maya, hindi na babalik yung bata. Mga kapatid, malalaman na lang kagulong sa ilalim ng trap, malalaman na lang nakalapa ko sa tuhan, malalaman na lang kasi ito lang mga sakitan. Bakit ganun? Dahil po doon sa pagbabago na kung ano yung puso, sunod yung mga tao, kahit wala din sa sunod. Yan ang trabaho ng Diablo, ang palagalap ng kalunihan. Ano na gawin nyo? Ang sasarapin yan, ang kita ng laman ng mga tao, at sa ngayon, pag kinagat ng tao, yung masasarap na yung mga kapatid, iuhog niya ang kalunihan ng mga tao. Nais ko mapaliwanag dito. Mukha ko ba ang propaganda. Yun, pero talaga yun. Hindi na ako magkabitingin doon ha. Salamat kaya. Subject. Okay, kung kaya natin dyan yung magamit natin yung mic. Dire-diretso lang yung pag-explain mo, mababasin ko yun. Hindi na po natin binubog sa inyo ang mga verses. So, ang pinag sa mundo yun, nakabunin ko tayo. Dito tayo sa kaliwang kamay at kanan kami ng Diyos na dumadaya at bumunod kami. Ito, hindi ko po alam kung maaari kayo ngayon eh. Kasi hindi pa siya natutupad lahat-lahat. Pero po, sa ibang bansa, nangyayari na at ito po'y malamit mo. Kasi ang ating presidente mga kapatid ay kaalyado ng isingan. Hindi siya kontra. At hindi naman talaga siya kontra. Dahil yan ay pangbuong na itigang pagsasama-sama ng panibig. Noong pa po ginagawa ito ng mga panibig. Noong pa po. At yun din nasa mga agenda din mo. Hindi nga lang natin nalalaman kasi mga hidden agenda ay dinidiscuss na ngayon. Katulad po nito ng mga kapatid. Nakalagay po ba sa Bible ang Antikristo
ay narito na. Tingnan natin sa 2 Corinthians 1:7. Pabigin mo na kayo. Eh. Itong dalawang to, yung dalawang yung patutupan ito, sila po ba ay antikristo? Mga kapatid, itong hayop na si Antipas at itong walang propeta, sila po ba ay antikristo? Opo. Kaya, ang antikristo po may dalawang po ba? O sa pinatikita dito. Kaya, mga kapatid, meron dalawang po ba? Hindi yan sa church lang tumutukoy. Meron din sa mga umumunod ng ating mga bansa. Pag sinabing anti-Christ, hindi sila pabor kay Kristo. Hindi sila pabor sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi sila pabor doon sa pamumuhay na makalani na gusto kong i-establish ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Yun ang identismar nila. Yun ang sisirang. At yun ang iyan ng mga babae. Una-una mga kapatid ng Amerika, siyang-siyang ng Amerika. Makita mo, ang ganda-ganda ng Amerika, sunod nila lahat ng pag-preacher nila. Pero yung kaluluwa nila mga kapatid, wasak na wasak. At tayo naman, pag napunta tayo doon, yung nagiging Americanized tayo, nagiging Westernized tayo. Hindi ba mga kapatid? Hindi naman yung mga DH natin dito. Pag napunta ng ibang bansa, susunod mo sa airport, nung nagpunta ng ibang bansa mga kapatid, ang suot mga kapatid na hindi mo maintindihan. Siyempre, kailangan po kayo dito eh. Pagka naka-isang taon, pagka nalaman ko, gusto kong bansa, galing yun na moderno, pagbalik mga kapatid, ang inintihin naman sa Pilipinas, ang kapalpapat ng pulso. Ang taas-taas ng pulso. Di ba mga kapatid? Samantala, buntan ng ngayon, dapat trabaho mo. Iis lang naman, talagustos lang naman ang kubenta doon. Di ba? Tagalaban mo naman doon. Di ba? Nakakapagin. Kasi yung kultura na kanyang napuntahan doon, na iyaanap niya pabalik dito. Misan hindi lang yung soot eh. Pati yung ugali niya. Eh, may ba nakakapagin? Ganun na nakikita natin. At gusto-gusto ng Diablo yun dahil ang pagpabago ay gusto ng Diablo para ang kaluluwa ng tao, hindi niya mahirap na si Mami pagwasan dito. Ngayon, mga kapatid. Ang Antikristo, mayroong leader, mayroong leader din sa kanya. Ito ng bansa, buong bansa, estado, ito naman ng mga iglesia. Ito sa panong natin. Iulahan ng iglesia, na nagsasabing si Kristo at dala-dala nila, maniwala ko. Dapat makilala natin kung sa buhay nila ipinamumuhay ba nila o hiwalay ang mundo at ang kasaliduran ang pamumuhay nila. Kaya mga kapatid, sa mga state leader, mga kapatid, ano ang kanilang trabaho? Ipatupad ang constitution. Sa ating bansa, malapit nang mabago, lalo kapag naabuhan yung penyelang decent. Yan ang ipinapasa din kung ngayon na gusto yung ibasa nyo, yung penyelang decent, na kinokontra naman kayo na mga kalaban niya sa politika. Alam mo bakit kasi ganito, may kapangyarihan ma-extend ang kanyang mga taon at walang election. Pag siya at naupo ang mga kapatid, katulad sa Amerika, wala na po mga upuan ng mga senator, kaya wala na mga panitang-takang pa kung ipapasa ang ganitong batas kailang tumatagal. Isa na lang, pag sinabi niya may divorce na sa Pilipinas, may annulment na sa Pilipinas, wala na mag-uupi. Katulad sa ibang bansa, ang pagkabilis ko sa mga mga bago ko sa akin, doon ba pag sinabi ng namumuno nila, lahat ng kotse ay bawa sa punta ko hanggang 15, eh bago pa ito o hindi sa pagkas nila, yan ay nadali po sa 15 ng nakalata. Sa batala dito sa atin, tingnan mo hirap-hirap, keep na pangahirap ang galing sa ngayon nila, ang daming puspos malumos. Ito na mga ang bakas ng mga implemented na agad. Bakit? Walang umuubos. At ganun ang gusto gawin sa ating bansa. Wala naman sana masama papaano mong kontra at laban sa kaunyusan ng gusto. Tayo, masyashare ko, tiyak, manganganin ang kalagay natin si Jesus. Eh, akala natin, yung pagbabago ng mga
Pero pangayan ay sampal na marangin sa kalulugan natin sa kapahamak natin. Ito po ang kapatulian. Ang national ID tulad sa ating bansa, marapit na mag-implementa. Sa kasalukuyan, mga kapatid, ang national ID, pumigil po kayo, sa ibang bansa ito na kumpis. Alam niyo kung bakit in-impose ang national ID? Sa kagustuhan nila, mga kapatid, lahat ng tao kanilang makilala. Tulad sa panahon natin ngayon, mga kapatid, through computer, di ba? Yung mga ATM cards, at mga kung ano-ano, mga cards pa natin, nakapasok pa lahat yan sa computer. Di ba? Meron sinasabi, you can run, di ba? But you cannot hide. Ang sinasabi nila, kapag ikaw ay meron ng national ID, mga kapatid, ito raw ay pagkakakalandan ng mga tao sa bawat mga bansa at usually kayo daw makagawa ng masawa pagdalito ng Christ. Kung saan daw mahahanap mo. Alam mo, kapatid, sa nagsimula ito, yan po sa malalaking mga bansa at tulad po ng Amerika. Alam mo tayo, mga kapatid, sa ating bansa na gawin na rin po yun. Huwag yung kinakalim, ha? Yung card system, halimbawa, sa driving license, sa SSS, at sa mga kung ano-ano pa na ginagamit natin sa government. Meron ako pa rin yung mga kapatid na iisa ginalang yung ID para magamit po sa lahat ng mga transaction po. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? At siya ay nagtutupad na. Alam niyo sa Malaysia, ultimong yung mga batang paslit na nag-aaral pa lang, may mga card na sila, ang tawag kay Maricom. Sinasali ka yung mga bata doon, mga kapatid, doon sa card na yun. At yung at sistema sa kanila, hindi na nga naman kailangan i-check na palagi yung bata dahil sa pamamakita ng card na yun, kung pwede mo makita yung anak ko sa cellphone, kung pwede mo makita doon sa trabaho, kung ano ang ginagawa ng bata, at kung pauwi na yung bata, alam mo kung nasa distinction na yung bata. Ganun lang po si ibang bansa. Sa atin, hindi pa naman ganoon na high-tech ang ating technology dito, pero masasama pagdating ng bata kung pagiging kayo din. Ano ba tayo, mga kapatid? Yan pong national ID, mga kapatid, ay monitoring ng gobyerno kung ilang populasyon mayroon na ang tao dito sa Pilipinas. Kung ilan ang lehitimong Pilipino sa Pilipinas at kung ilan ang mga kaibigan. Mayroon mga kaibigan sa atin. Di ba tayo ng mga kaibigan dahil ng US o sa ating gusto bansa? Kaya nilang ma-check sa pamamagitan po ng ID. Di ba? Ngayon, para masabi ko kayo, magyaga, dapat ba? Pero kang hinahawakan password, di ba? Tayo, pag nagpupunta ng ibang bansa, meron di ba tayo password? Meron din ba? Yung mga dayuhan na pupunta sa ating bansa, mga kapatid, at ang hiniraan nito, may mga pasaporte, di ba sila? Meron. Macheche sa palamagitan po ng national identity. Meron yung sample. National Identification System. Ito po yung sample. At ito po yung yung nasa dulo, anong tawag natin ito? Yung kulay gold, anong tawag natin? Ha? SIM card, parang SIM card siya. No? Ganun ang ano. Yun po yung babasahin, mga kapatid. No? Yun po yung babasahin. At yan ay nakabunik doon sa computer. Once na, in-scan mo yung loob, pagbabalik, padali kong pag-raise. Alam niyo sa LTE mo, sa dami ng kumukuha ng driver license, kabilang yung mga tao na unahan pa. Madali na mag-trace ngayon, may pindutin na kung walang taon. Tama ba naman ito niya? Iti-trace ang pangalan mo kung walang taon. Mabilis mo, mga kapatid. Mabilis mo, mga kapatid. Kaya alam niyo, ang Pilipino, wala tayong gusto kapatid ng panahon. Lahat naman tayo, mga kapatid, ang unay. Kumbaga, ang pangalan natin, nasa isang malaking computer muna eh. Nakapaloob-loob, mga kapatid. Alam na nila. No? Tulad ng mga kababayan natin, di ba? Sumusweldo na mga kapatid sa bako, back to back. Di ba? ATM ang ginagamit. Yung mga decision natin, ang ginagamit yung mga card system. Pati nga ngayon, di ba, sa Maynila, ngayon, kahit hindi ka na magbigay ng pera, yung din eh. Pero yung card, subscribe lang, mga kapatid, yung card, ganoon.
Meron po mga malalaking establishment ng mga kapatid sa Medina. Wala nang susi-susi sa pamamagitan ng cart yun na bubuksan. Dati, hindi ganun. Yung iris ng mata sa Amerika, ganun. Yun ang pagbubas. Pag tumapat ng doon, o kaya, hindi ba, naway, pag tumapat ng doon, yun ang pinaka-security code. Ang dapat ay kapatid. Sasabihin nila malaki ang pakinabang ito, konbenyente at magiging magaan yung buhay. Magdaanan. Eh, mag-usulad na ito, pasasarapin tayo, magkasanay tayo, bandang muli, sasabihin niya, pagpagpag tayo. Yung nasabihin ng kami. Ngayon, mga kapatid, iwala mo yan. Dito po tayo sa announcement ng Diyos, kapatid ko na kanina. Sa ibang mga bansa, yung mga nanggalaki ang mga bansa, mga kapatid, legal pa sa kanila yun. Ang announcement ng divorce ng Diyos, doon sa pagkasawa na ayaw na nilang magsama. At ang gusto nila, maghiwalay na sila. No? You know? Pag sinabi kasi certificate of marriage, ito sinasabi yung iba niya na kapatid eh, yung marriage contract, gusto nilang palabasin, sana daw, may kontrata, 10 taong, 15 years. Sabi ba kapatid, marriage contract. Isa mo talagang sa Biblia, ang marriage contract, hindi pagbilang. Sabi ba kapatid, magsasama kayo sa hirapan ng hawa hanggang kamatayan. Ngayon, pag na-approve ito, you know, hindi na kami magkasunod. Sasabihin nila, mga kapatid, ayaw ko na sa iyo, magkakasakitan lang tayo, paghatihan na lang tayo mga prophet. Pabor ba yan, mga kapatid, yung mga tao ayaw na nilang magkasama ng kanilang magkating kasama? Sino ang kompresis na yung nagsusulong mamakailan lang na ang gusto niya ay pagkaroon ng kontrata ang kasama? Hindi nagsusulong eh. Kaya pala na sinusulong kasi siya mismo ang asawa ng ngayon ay hindi ang legal wife niya kung hindi may iba na siya. Eh, mga kapatid. Ito. Ang asawa ba ng presidente natin ngayon hindi ba legal wife? Papabura niya ba yan? Papabura niya yun. Ang mga kapatid, tinanong siya kamakailan, sabi niya. Kung sakali, sabi niya, kayo ba ay papabor doon sa mga lalaki na pakakasalan ay kapwa lalaki at doon sa mga babae ay kapwa babae. Ano naman ang sinabi niya? Wala naman daw sa mga nagmamahal lang. Eh bakit hindi niya aayunan? Kasi ganun din yung ganun. Eh may mga kapatid. Kaya, yung constitution, mga kapatid, hindi yan, mga kapatid. Gusto nilang maging invalid. Ngayon, alam ko, gugustuhin ba ng mga tao pangalaman kung hindi na sila magkasunod? Sa Biblia, kamatay ka na makapag-ihiwalay. Kayo babaguhin nila. Pag hindi na kayo magkasunod, pwede na kayo mag-ihiwalay. Sa Amerika, doon ginagawa ang mga iyan. Ito ba? Same-sex marriage. Wala pa to sa ating bansa. Kumbaga mga kapatid. At ngayon nga, may discrimination pa. Darating mo ba mga kapatid ang panahon na sa ating bansa, hindi na kinakaya natin magbunta pa ang abilitido doon para gumawa niyo. Eh di ba mga kapatid? Di ba sa ating bansa eh? Ilan niyo ba si Vice President? Siya ho ang isang manipulation tao sa Pilipinas na isa sa mga popular at sikat na artista dito sa Pilipinas na nagkaroon pa nga po ng long time show bilang yan. At pero pa ang isang palabas niya, yung mga kapatid niya, Q&A para doon sa mga bangla. Alam mo kapatid, pinopropagin nila, mga kapatid. At sinasabi nila, mahal nila ng isa't isa. Sinusuportahan nila ang isa't isa. Alam mo ba, mga kapatid? Ine-interview niya pa yan doon sa Magandang Gabi Vice. Ang dami ng in-interview doon na napangundo. Yung katulad din niya ang case o kaya may mga problema sa mga sexual na sexual gender. Lahat in-interview na roon. Ang huli pa ang na-interview niya ni si James Harris na nagpatanggal ng kanyang case. Sa susunod kaya, hindi naman kayang ipatatanggal. Baka pang nagsawa na sa dugo sa kanyang pinaglalabasan ng ihi, eh baka papalitan din niya ng iba na. Eh, may mga kapatid? Medyo na kayo?
sa atin, di ba ganun din? Transgender! Transgender! Nagkaroon ng dibdib yung lalaki, nagkaroon ng kasagimang pagbabae yung lalaki. Di ba kayo mga kabutin? Di ba kayo? Pagkaroon sa napakalaking kalapas ng ating solusyon. Pero pagiging legal ang lahat ng mga yun. Ultimo kayo nagpapagawa ng ganyan. Ultimo mga kapatid yung gusto magpakasal sa Amerika ng mga kapatid. Pero isang napakalaking lugar doon, na legal na legal sila, pwede sila maghali ng sakasala, pwede nang magyabo sa sakasala, napakaka, isang bakla, isang lalaki, pero kayo, parehas macho, pinakita rin. Mga nagpapadibilder, nagpahali ng sakal ng kuwin. Hindi mo alam kung siguro talaga yung straight at yung hindi straight. Hindi mo kayo magkakapatid. Very rampant. Kasi doon, walang diskriminasyon dahil doon. Iba ang kanilang constitution. Dito sa atin, hindi ba yan, Michelle? E wala natin yung parang muna yung kapatid. Lahat yan, pag-support sa kanilang. Sino ba ayon? Sino ba ayon? Sino mo sa atin dito, bago? Sino sa atin dito, babae na kakabuso sa lalaki? Sana, iskubihin mo ang sarili mo. Anak pa talaga ako ng Diyos, Kristiyano pa talaga ako. Bakit ang aking gender ay alamanin? Mga kapatid, sa mabawan, ganyan ang nangyari. Iniwan nila ang katutubong ng ganitan nila, yung mga lalaki, doon sa mga babae. Yung katutubong ng ganitan, yung mga babae, nagigilang sa mga lalaki. Hindi sa iyo. Hindi yung iniwan ng yung sukay, hindi ganun yun, hindi yung iniwan yung dami. Yung katutubong ng ganitan, yung babae ng pakalalaki, at yung lalaki ng pakalalaki, yung sa mga maganda pa yung pangkat doon sa babae. Hindi nga, mga kapatid, mas maganda pa siya. Nakita niyo sa basa dito sa Q&A, napakaganda ng mukha, matataya ka. Pati boses na babago din nila, naniiinom sila, nalitin yung mga lalaki. Oh? Nakita niyo po siya, kaya respect na yung lalaki, napakaganda ng bata. Napakaganda ng boses ngayon, ang boses niyo. Sa babae. May iniinom din sila. Para sila ay magkakaroon. Gusto ba lang siya? Gusto lang lang niya. Para ang hindi na mga tao yan, para yung kaluluwa nila, si Mami. Sino? Yung mga tao mahilig sa pagbabago, pero naman ba siya sa Bibo? Yun daw pagbabago, sabi daw, yun daw pagbabago, yun daw ang totoong buhay. Siguro mo. Kung sa spiritual, oo, yung pagbabago, totoong buhay, pero yung pagbabago ng image mo, ay kung yan ay salak sa kalooban ng bus. Video. Okay, permission na rin. Ayun, no? Pinakita po kayo. No? Agad na yan. Agad ako rin sa TV yan. Ayun, no? Tignan mo, pares ka po mukhang kumuha ko nga yun sa ang buhay din. Hindi naman nakabuhok na mahaba. Hindi naman, di ba? Lalaki-lalaki yan. Pero sabihin ko siya, kapatid, ang dami ng isa dyan, mga kapatid. Alam mo, ano? Ang dami ng lalaki. Tignan mo lang ang nasa to. Pag meron ka, ano na ang nasa? Huwag yun ang isigaw. Huwag tayo mamalayo. Sila rin yan. Ang nag-a-approve yan. Kung bakit ayaw nila ang kanya. Sila rin ang nangangasal yan. Pumunta ka sa Vatican, ang dami na lang nakasal ka rin yan. Pati mismo nangangasal. Bakla! Bakla! Magkukulwari sila ang malinis. Magkukulwari sila ang palido yan. Pero bakit kinakasal yan? Tingnan mo. Sino yung nangangasal? Wala ka naman pasto yan, tignan mo, meron siyang nakalagay din yung muli. Tignan mo, hindi pa ako sa loob. Huwag ka mo kaya tayo sa pinto, kung tuloy yun, makapatid ka. Lalaki sa lalaki, papakasal. Ikaw ka ulit. Sa atin ba sa susulong niya, sa bago ba sa puso? Ano po ang nagawin mo? Ano ba mga kapatid, iwanan ito? Narinig na po ba yung one child policy? Para daw paliitin ng populasyon. Alam mo, yung national ID na sinasabi mo po kanina, di ba ganito, sa ibang sa kasi, tulad ng Pilipinas, pag anak na mga anak, okay lang. Ayun, no? Tignan niyo po. One child policy. Meron na mo na pag ina ko lang. Nakalagay mo, ang year na tinapin, 2037. Di ko alam po ano tayo naman. Ito. Ang ginagawa ng mga magulang, ganito yung mga nabis ng anak, na-approval yung constitution sa kanila, na ang bawat pamilya magkaroon na lang ng isang anak. Pakita niyo po, ito sasabihin ko.
Itinatago ng ibang mga magulang ang kanilang ibang anak. Halimbawa, limang anak yan. Kailangan isa lang. Itinatago. Ngayon, hindi naman nila maitago dahil kaya nila i-detect kung itinatago o hindi. Eh, patupad na yung mga sakto ginagawa. Kunwari, may shelter sa mga bata. Pakinggan niyo po. Pakinggan niyo po. Kunwari, may shelter yung mga bata mula doon sa government. Hindi po pakikita ang bata doon sa shelter. Pero, ipakikita sa computer kung ano yung ginagawa ng bata. Masaya, naglalaro, ganoon, parang tinuturuan nila lahat ng bagay na pagustuhan ng bata, ibinibigay din. Kaya lang, separate sa magulang. Ito, may isang aparato doon na parang kahon. Sinasagsagan yung bata sa braso para mawala ng malay. Mamaya-maya, yung bombax na yun ay apoy sa magkabilang natin. Kinikrimate ng buhay yung bata. Sa palabas na yun, akala ng mga magulang, see? Then, ang ipinakikita, yung mga cameras na, yung mga daming cameras, yun ang pinakikita na ninyo, yung mga bata, yung palang bata na hinahanap nila, ay matagal na ito. Sa pelikula na ito, bakit may mga ganyan klase pelikula? May mga pinag-aamuan ba sila? May mga pinag-uulan ba sila? Yes. Hindi mang automatic ka gano'n. Pero sabihin sa mga kapatid, but that policy, ang gusto kasi nila, pag-iitin ang populasyon ng bawat pagkabansa sa pamamagitan niya. Kaya, nagtatakarin tayo mga kapatid, no? Sa ibang bansa, gano'n. Ewan ko po kung sino na ma-experience ko na ma-witness na. Sa ibang bansa, pag sumobra na lang po, mamamayan ko sa government. Pero ganyan pa siya. Kasi yun ang kanilang law, yun ang kanilang constitution. Kaya, ang mga iba doon, ipis na mga nalasahin ng marami, bawa, hindi sinasadya, nabuntis, anong gagawin? Ipapa-abort, huwag lang silang mabuhis sa gobyerno ang kanilang kinalalagin. So, dali mo na, tama ba yung nagpapa-abort? Tama ba yung nagpapalakas? Tama ba yun? Para masabing, wala kang alam. Diba? Sabihin ko sa'yo, mga kapatid, kasalanan mo lang sa Diyos. Ikaw, mga kapatid. At maraming gumagawa ng ganyan. Sana isang araw, hindi ka maubusan ng tubo, kakapaabot mo. Kasi, may parusa ang Diyos minsan. Tama ba, mga kapatid? Sa daming na binapatay mong bata para lang huwag kang magsilang at sanggol. At ayaw natin mapakiyan ang ginagawa natin. Ipinalalabas natin kung kaya iniinom ang naman o ano ba ang mga inumin pang panahon. Umalaglagang ka na hindi naman iinuman ang gamot na hindi mo sinasadyang yun pero sasadyain natin pagpunta doon sa mga nagpapalamas ng kanilang mga matres o kaya iinuman ang mapapain ng mga gamot isang napahalagay na sila sa Diyos. Itinuntok mo lang yun doon sa one care policy kasi hindi mo lang panahon mga kapatid. Yung abortionist, pakinggan po ninyo, ay magiging pinag. Pero sa ating bansa, may mga abortionist din. Pero hindi na kalanta. Ama ba mga kapatid? Pagkating ang panahon, pahihintulungan yun dahil pangangatulog niya sa gobyerno na paliitin ang populasyon. Ito ang tumingin kayo. Hindi pa na pinahihintulungan yung mga abortionist ay ang dami na nagpapalaglan. Mas marami na nagpapalaglan ng mga bata ng mga sanggol, ang pag-ibigay nila. Hindi naman tayo naman. Nagaling din niya doon sa white hair na gusto. Hindi pa nga nila yan dahil liliit ang populasyon ng mga tao. Mga kapatid, marami po ito, hindi ko po kaya isa-isa hindi ito mga kapatid. Ang purpose niya ay para maliitin ang populasyon ng bansa. Kung mapagod po tayo, friend, mga kapatid, pero kasi isang nanggol niya na nakaalam na ganun ang ginagawa sa mga bata. Ang akala ng mga bata o ng mga magulang ng kanila mga anak ay sick. Yun pa lang ang kapatid. Parang alaala na lang ng mga bata yung pinakikita doon sa kasi pinakikita rin, nakikita rin nilang gumagalaw yung bata. Kung pala parang record na lang at yung bata magulang. Sa palabas na yung sinira yung machine.
Ang hindi ko sabihin mga kapatid, yung mga ganong klaseng view, movie, nagkakaroon tayo ng hints. Kasi yun naman talaga ang gagawin for the future. Pero siyempre, hindi nila ibubod na kayong mga kikita ng buhay. Hindi nila ibubod na. Hindi nila ibubod na rin. Kaya, isang yung mga bansa din, kumikita. Yung pong mga method para ang babae ay hindi po mangalak ng marami ginagawa na sa kanila. Meron yung injectable na sinasabi. Tama ba mga kapatid? Meron yung ipinaiinom sa kanila para yung kanilang mga mag-crispy magsarap, para walang comfort ng mga eggshell, yung mga ganun. Dahil yun yung, ano eh, mga kapatid eh. Yun yung nagpo-produce eh. Kumbaga, di ba mga kapatid? Ganun ang ginagawa. Pinapakay nila kumbaga yung mga eggshells, yung mga babae, through medicine, yung mga ganun, through injectable, pwede nilang gawin para yung babae, kahit may asaw siya, hindi siya mamanak pa rin para matipigil na doon sa loob. Nakalip pa rin yung doon sa 1-10 months. Nakakahirap mga kapatid, sa Bible ba ang pumatay ng buhay kahit dito sa kasalanan sa Diyos? Sabi ko sa mga kapatid, pero magiging nila yun. Doon sa mga gusto, maintain niya maganda ang katawan niya at naitatago niya ang karunihan niya. O gusto niya. Dahil hindi malalaman ang tao na siya ay nabuntis, hindi malalaman ang tao na siya ay nangyana. Kasi nga, naibalagad na, nainumagan. Mga kapatid, sa mata ng Diyos po, nakakarapo niya. Meron ako ang isang mga kapatid. Dito sa ating salitang bansa, mga kapatid, ito po ang pipipit ng lahat ng mga churches, kulto, at mga makalitong yun. Ito na kaya natin. Sa Amerika, mga kapatid, doon, aniwala ka, nakalagay ka na sa mga simbahan nila, mga kapatid, Church of Satan. Nakalagay, mga kapatid, Iglesia ng Demonyo. Kung mapapasin mga kapatid, doon sa mga napapanood natin ang American film, mga kapatid, mapapasin natin, may mga rituals, may mga demonic symbols, at mga kung ano mo itong mga ginagawa, yan ka napapanood ang may inaalay na babae, may inaalay na tao, sa kanila kapatid ay dinaminasyon yung grupo yun, yun yung demonic. Ano ba mga kapatid? Kanya ko kapatid. Meron din naman hindi demonic, meron din naman yung mga cultic churches. Ano yung cultic churches? Kahit anong religion ko yung din sa atin, sa ating bansa, pero ang Resalista, ang Diyos nila ang Serisa. Ano ba? Meron yung PDMA, yung Philippine Benevolent Missionary Association. Ang Diyos nila na kinikilala si Israel. Pinakagano tayo eh, mga tulto at mga occultic, mga na mga churches. Napasipan natin kapatid. Sa ating din bansa, di ba? Meron din po yung mga grupo na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Meron mga ganun. Sa ating pong bansa, meron pong mga grupo na ang doktrina si Kristo at ang Ama ay pantay daw. Sa ating bansa, may mga grupo din na mga Kristiyano kuno na nagsasabi si Kristo at Ama at ang Espiritu Santo ay isa lang. Samantalang kung titignan natin sa Biblia, yung Biblia na nagpapakote, may Amang Lumikha, ang mga pangangapote, may Jesus na isinubo dito sa lupa. Ang Ama at saka si Jesus ay magkaiba. Ang Ama, mga kapatid. Ang Ama siya yung kiwalan. Si Jesus siya yung sinubo. Ang Ama, mga kapatid. At hindi namin ipagtay si Jesus buong sa Ama. Ang Ama, mga kapatid. Pero may mga doktrina ng mga nagsipag mabasa kaya mga kapatid na si Kristo at ang Ama ay inisan. Ano ba kapatid, may kwento yan? Noong araw kasi mga kapatid, mayroong isang kumpare mga kapatid, na mataas ang posisyon sa ilalim ng Roma Katoliko ng taga-discovery na hindi itinuturo ng mga papa ang totoong nakalagay sa Biblia. Ngayon, na-discovery niya, umalis siya, nagtayo siya ng sarili niyang mga iglesia. Ang pangalan ng pare niya, mga kapatid, na si Martin Luther. Kaya mayroong Lutheran Church sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang dumating mga kapatid na hindi lang Lutheran Church. Pag sinabi kasi, nag-protest na, di ba? Protestante, di ba?
yung protestante group yun. Pag sinabi protestante, hindi lang one group. Sa isang grupo, pag meron sila ulit langit ang turo at kalangan, parang hindi ipinapractice kung tinuturo doon. Sila mismo, naiingat rin sila, bakalimang ng kanilang sariling iglesia. Kaya, protesta, dumami ba, mga kapatid, ang mga iglesia. Iba-ibang turo, iba-ibang aral, pero saan sila makakatulad? Sa pagiging pangalaman ng turo, sa pagiging pangalaman ng kanilang pabukuhay. Okay, mga kapatid, doon nagkakaisa. Kahit iba-iba ang perusin ng service na yan, saan sila makakatulad? Pangalaman ng turo, pangalaman ng pabukuhay. Okay, mga kapatid. Kahit bilog ng korte, meron naman triangulo, meron naman yung parihaba, pwede kasi yung mga klase ng kasimbahan. Meron naman yung parang bahay lang. Saan sila nakakaroon ng sickness? Sa magalamang buho, magalamang pabuhay. Iyan po ang trabaho nila. Ganyan ang mga kapatid. Modern Church of Sintra. Yan yung sinasabi ko kanino. Nag-preach din sila, mga kapatid. Ayun. Nakikita ninyo, may mga demonic symbols. Nakita na po yung perverted cross. Ganyan ba yung cross? Nakaraniwan, gumagamit sila ng symbols pag nakabalikan na cross, mga kapatid, evil yan. Nakita nyo po yung logo na yan. Ang daming mga nagpapatutok niya, babae at lalaki. E di ba, mga kapatid, hindi basta-basta yan, ibinubunta sa katawan, pero inilalagay nila. Ito ha, Volker Gosset. Si Vice Governor, pag lumalabas siya, o ano-ano mga nakasabi sa kanya, kung ano-ano mga demonic symbols. Pag nanamig siya, kung ano-ano mga demonic symbols. Maging si Bong, may mga basketball player, mayroong presidente, mayroong model, mayroong artista. Mga kapatid, bakit? Si Joseph nila yan, kasi sa kanila, ang paniniwala nila ang charm. Talagang charm yan. Evil charm yan. Mas ang ibig sabihin niya ay face Satan. Alam niyo po yung ganyang logo? Sino ka magawa niya? Rock and roll, baby! Ang ibig sabihin niya ganyang sentence para kapatid. Anong ibig sabihin niya? Face Satan. Huwag niyo magawin niya. Ano yung ibig sabihin ng mga nagbologo ng ganyan? Basketball player, artist, presidente, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, ang ibig sabihin niya, yung triangle na yan is one eye. Nandiyan po yan sa one dollar, tignan ninyo. Ang ibig sabihin ng ganyan, doon sa one dollar, makikita natin, mga kapatid, sa papel na ini-issue ng America, papel nila, pera nila, mga kapatid, nakalagay ng mga kapatid, yung one world government. Ang daming gumagawa na, mga kapatid, hindi nila alam yan. Tulad ng mga nakalagay na yan, mga kapatid, satanist yan. Di ba? Yung mga satanism, yan yung vulgar na vulgar, mga kapatid. Pero sa ibang banda, yung sinabi po kanina, ang paniniwala at pananampalataya, mga kapatid, kahit iba-iba sila, nagkakapareho yan doon sa pangalamang turo, pangalamang pamumuhay. Yan. Yung evilness, lifestyle ay nakikita natin. Meron yung, oo, nagdidig niya, pero yung buhay niya ay katulad doon. Pamumuhay niya rin yun. Lumakalakalakan. Totoo, nagpipreach, pero ang buhay niya kartan. Totoo, umakating, pero ang buhay niya marumi. Kaya sa kanila, ang pera nila, nagdidig niya tayo. Okay lahat ito, pero yung ugali at pamumuhay nila ay umuupos sa mga araw ng Diyos. Kaya po tayo, mga kapatid. Maganda na ba yung logo? Nakarangin ako bakit ang mga ganyan? May mga artista, may mga athlete. Kasi yung mga logo na yun, talagang nagkahalat yan. Kasi ito yung mamalit ng mundo. Di ba may mga ako kayo? Computer kayo? I-google ninyo. Yung different symbols of Satan. Nakikita mo napakarami. Yung palagay na kayo kunwari ng standard sa kaso, tingnan mo. Si Bakla, meron yun. Si Bakla, tinutugin ko yung mag-provoke ang, alam mo na, ang homosexualities dito sa ating bansa. Dami na, mga nagpapalagay sa liit kung ano-ano mga logo. Si Muslim, may mga tatog niyan, mga kapatid. Siguro kung nag-Christian pa pa, hindi mo alam ang ibig sabihin ng logo na yan, lalo na kung ang logo niyan ay pagpuri kay Satanas,
Eh, siguro ko, doon ka ng Diyos. Pero kung meron para akong yan, iipapura mo. Eh, correct. Ang iba naman, may kalusang katawan, pangalan lang ng kasabot nila. Eh, problema, hindi lang ng pamilya. Ipukurahin mo rin yung pangalan niya. Eh, baka magkakapit. Ang iba, buka na kasama nila nakalagay dito. Eh, pinagdagalong isip niya, mapaanal na ako. Hindi pala naging malaman yung isa dito. Eh, mag-aaway yung tukuhin mo yung isa. Yan yung way sistema. Yan yung way sistema. Aayunan po yan ng mga Kristiyano ang makadalang. At marami yung mamamatay ang kalulubas sa mga. Kapatid, iwanan ko po. Marami pa pong isang pose, mga kapatid. At marami pa po yung ating Diyos. Ito po makapitulong mga kapatid ng bansa. Ang ipong dadaanan ko yung sa inyo, mga kapatid. Gagamitin po ng gobyerno pagdating ng panahon. Ito mga binyagari ng Moses. Ito po mo sa tatang. Darating po yung panahon mga kapatid na ipagitigin nila at ipasasara nila ang mga church services, mga church building na bigdi kami. Alin lang yung mga church na kanin itulungan nila, yung kaalikado nila, yung ang kanilang namiminulo ang masusupin kayo sa mga. Lahat ng kulto ng pamakukulti, katulad ng pinakita ko nila, mga kapatid, yung satanic church, mga kapatid, yung na lahat ng mga ang itinuturo against si Kristo, lahat ng itinomin against si Kristo, yun lang po ang mananatili at magkapatuloy. Pero lahat ng mga pinipigil yung pitan ng laman, pinatago yung buhay nila, lahat yan ipasasara. Meron tayo na balitaan ko, mga kapatid, sa ibang bansa. Sinunog yung church, kinulong yung pastor, pati mga miyembro. Kasi ang pinopropagate nila, kasi sa bansa na yun, yung bansa yun, iba yung direct. Sila yung mga communist ay napapasukan ng Christian. Ano mo? Nung nalaman nilang lumalago yung Christianismo doon, dahil sila ay solid, communist, solid, silang komunista, kapapapit. Sinusunog yun. Tinitigan mo ang iba pa kayo nila. Sa ibang kapapit, ay hindi naman ganun. Kaso sa ibang bansa, malaya. Lahat din ang religion sa atin, nandito na. Pero yung mga risalista, espiritista, tama na lang ako. Tama na lang ako rin. May katoliko, may Iglesia ni Cristo, yung mga witnesses, lahat din ang religion sa atin, nandito. Magpunta ka ng Maynila, may malalaki na rin mga Muslim, ang mga Muslim. At magpunta ka ng Maynila ngayon, kalat na rin ang mga Muslim sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas, dati ay sabi ka naman. Magpunta ko kayo. At pinangangalan na rin nila ang kanilang pangalan para natin. Kung ako, malapit sa akin. Pero po noong hindi na ng mga Muslim na bumili ng lupa noon, sponsored by Robert Padilla. Robert Padilla ay nagpag-convert sa Muslim. Dahil sa Muslim, pwede mag-asawa ng hindi sa isa, basta tayo ang buhay. Pilip nila yun. Kasi sa kanila, pag ang lalaki ay maraming asawa, para bang sa doktrina nila, hindi masama yun. Sa batalan sa Biblia ng mga kapatid, isa lang sa bawat babae. At sa babae, isa lang na lalaki, hindi po yung marami. Pero pag dating na panahon, pag naapulan, yung nalang may divorce niya, o pwede na mapalipat-lipat, ano ka mga kapatid, paanan na lang ng pangan, pa-divorce na lang ka-divorce. Mga kapatid, hindi po yung nararapat. Hindi po yung nararapat. Ano pa? Sa iba pa, uhulihin, ikukulong, at ipapapakay ang mga matatapang na lingkod ng Diyos at ang mga mananampalataya. Pero naman na pato na pinigulan natin, ang point of view. Nag-i-preach sila, maraming tumatanggap, nagpapaptize sila, mga kapatid. Alam mo, kung anong ginawa ng mga binatari doon, ganyan din. Meron ginagarote, meron ang pinapiring swan, may pinupugol na ng ulo. Ano mo kapatid, nakalagay ba sa Biblia? Nakalagay ba sa Biblia? Nakalagay. Sabi sa Biblia, may mga matay sa baba, may mga mabibilanggong nakalagay sa Biblia. Ang masaklat nito, tumingin ka, patutuwid na mga tao, pipitayin nila, papatayin nila. Ngayon, ang pinititay sa atin, sa death penalty, yung mga tao kumagawa ng paglabar. Pagdating ng panahon, mga kapatid, ang pag-iingitan nila, yung mga Kristiyano sumusunod kay Kristo.
Kaya nga darating yung panahon, sinabi ko po, mawawala yung mga tipo ng tao, yung mga leaders po, magtuturo ng tama, yung mga kapatiran natin sumusunod sa kalooban ng Diyos, pwede ikulong, pwede nilang patayin, o kaya sasabihin sa kanila, pag iba ka ng pananampalataya, lumipat ka sa amin, yung sasabihin nila, para hindi ka mapatay. Itentrente na tayo ng ganun. At totoo ko siya ng hindi mapatay. At nasa harapan tayo ng mga ganyan. Nakalabi sa Hebrew 11, may mga nilagari, may pinalaman ng buhay, meron yung pinatay sa pamamagitan ng pagkatulog. Ito po, mga example lang yan. Pero may napanatagpili mo lang, mga kapatid. Noon meron dito eh. Nasa, ano kayo, BXS ko lagi eh. Pag-alaros eh. Yung prodigal planet, tipid na na yung nare-record mo kayo sa kanya. Ito po, mga pinili ko lang ako para kung makakit. Ito, pinapanood yun. Ang iba, nasa CD na yun. Ano, kapatid? Patungkol yun sa tinatawag na pag-eliminate sa mga Kristiyano sumusunod kay Kristo. Sa ating bansa, posible kayo mangyari. Sa mga apostol nangyari, mga kapatid, ikinukulong sila, pinapalo sila, at ang iba mga kapatid, lumaantong sa mga kanya. Hindi po natin, mga kapatid, may paniliwanag na lang. Alam niyo po, tanging ang mga anti-Christ movement ang kanilang paghihintulungan pagkatayon sa kanilang patangaran at mga sistema. Ano ba, mga kapatid? Ano ba? Iwanan natin yan. Yung isa pa nagagawin sa pagbabalik ng konstitusyon na natin ng panahon ng mga kapatid o kontrolin nila ang populasyon ng iba't ibang panig ng mundo. Sandali mo lang, mga kapatid. Ano yung bago ngayon na kapag nag-inject doon sa mga bata ay po pwede mamatay? Ang pangalan ng gamot na yan? Lengbaksyon. Ah, hindi ko mabigkas eh. Para maliitin ang populasyon, mga kapatid, ng mundo, pag-iisyo sila ng mga medicine, akala ang pinakamabuti, pero nakapapakon. Noong araw na matanda ninyo, may SARS, meron yung Ebola, nakapapong ano-ano, na mga viral infection. At ang iba, mga kapatid, kunwari, ay mga bobo, pero ang totoo, mga kapatid, nakapag-trigger doon sa katawan ng tao, na sumisira ang mga issues ng tao at kung pwede ang pinapatay sa tao. Pero na mga panood ay isang ang gumawa ay Korean movie. Nag-issue sila ng gamon, mga kapatid. Ngayon, sa pag-i-issue mga kapatid ng gamon, nag-trigger ng tao, naging katulad siya ng aso. Nanganganan at kapag ka nakapakagal siya, mga kapatid, wild lahat ng baka ko niya, nagiging wild din. Ang akala natin, yung mga pinigo lang, sumpi, ay gawa-gawaan lang, hindi mo na. Yan ay may mga nangyayin, may mga napag-inom. Yung pala, ini-experiment nila kung effective ito at kung ano ang gagawin ito sa tao. Yung pala, project for elimination ng tao dahil sobrang ng dami ang populasyon ng mundo. Hindi ba lang ang kapatid? Ito ba yan? Ay, dito lang sa ating basa, mga kapatid. At ang katakan, di ba mga kapatid, pinag-aralan nilang mabuti, bakit mong pagtanggulit, maraming mga namamatay kaya lang, pinamatay nila yung mga issues. At ilang mga kapatid, yung World Health Organization, sa atin naman, Department of Health, di ba mga kapatid, ang galing ng mga hong, siyempre sila yung mga medicine siya, gumawa ng iba't ibang klase ng mga gamot, aralan natin talaga yung mga gagaling, pwedeng mag-isahin tuon yung kung pwedeng makapatay sa kawal na pang. Tulad yung napanood ko, mga kapatid, no? Yung contaminated na ang isang syudad. Ano mo kung anong ginawa? Sabi nila, wala raw kamot, wala raw antidot. Lahat ng klase ng sakit ng tao na nag-iisyo sila ng mga gamot, mga kapatid, pero ang antidot, hindi lang nila inilalabas. Ano mo kung anong ginawa? Kung sa isang palaging syudad, sa isang palaging bansa, sinunog nila sa pamamagitan ng pagpapasakot ng bomba. Para maging legal yung pagpatay sa sakit, hindi na sila kumakaling, nag-wawet na sila, ang gagawin mga kapatid. Ay bobo na yun. Isa sabi natin, hindi yan ang totoo yan, brother Edwin. Siguro na ako sana, ang hindi naman sana na hindi totoo. Pero mga kapatid,
ang mahula ako sa Biblia, pag-iligitin ang populasyon ng buong mundo. Ewan, mga kapatid. At ang makikiralaman, mga kapatid, kaya mga ilit, ang mga ilit, ito yung mga, may matataas, na uri ng pamumuhay, maaari sila ay mga kilalan at mga dalyan. Yun lang ang matitingan. No? Pero ito mga maliliit na mga kapatid, lalo na yung mga Kristiyano, alam nyo yung salitang genocide. Ang genocide po mga kapatid, ang purpose nito ay kontrolin ang populasyon ng buong mundo, especially ang kanilang pag-iiliin nito, yung mga useless eaters. Pag sinabing useless eaters mga kapatid, sila po itong mga taong hindi kaano makapagbibigay contribution sa proyekto. Yung mga maliliit na mga kapatid ay po pwede po nila pagsagawaan ng mga larita. Mga kapatid, ito po ay mangyayari sa atin. Mga kapatid, tanging mga mayayaman at mga matataas sa tao at mga employees sa tao, mga kapatid, ang pagbibigay lamang ng mabuting protection. Mga kapatid, eh no, makita po natin, yung genocide. Kung isa-search niyo po yan, mga kapatid, sa computer, pero ganito. Nakita niyo po yung mga bangkay, mga kapatid, may mga bumo, nakita natin, gano'n, ang kanilang mga gagawin. Pag-search niyo, mga kapatid, ganyan nga gano'n. At kabilang mga mga Kristiyano niya, nag-genocide, oo, oh, sabi nila, walang pakinabang ang gobyerno sa inyo. Bagkos, kontra pa ang mga turo at aral ninyo sa patakaran natin. Wala nyo sinabi ko kanina. Papapor ba tayo sa government and divorce? Papapor ba tayo sa welfare policy? At papatayin natin yung ano tayo papayag ko? Sasabihin nila, bagkos kayo ay kontra ang lapang mas maganda sa inyo yung genocide. Ang matitira lang yan, yung mga ilit, yung mga kaalyado ng state leaders at yung mga kaalyado ng mga ulang propeta. Makarami nyo, mga kapatid. At sa ibang panig po ng mundo, mga kapatid, nangyayari na po yung genocide. Nagpapaliit na sila ng populasyon. Mga kapatid, ito po yung last na gusto ko po i-share na matrabahuin talaga nito. Ito yung alam naman natin, mga kapatid. Ito po pagpapatapak sa Revelation 13:16 to 18. Ito po pagpapatupak ng pagtatapak sa lahat ng tao, buong mundo, upang kontrolin at ipahamak ang kaluluwan ng mga tao at hindi maligtas. 666. Wala tayo natigal yung isa. Yung ilalagyan sa amin, ang microchip. Meron yan. Mga kapatid, yung microchip, inilalagay sa kanang kaway o kaya sa loob. Sa pagkabago pa naman natin, yun yung itinatapat lang. Cashless, walang pera, ang meron ka mo, magagawa mo lahat, pasusunod mo lahat ang gusto. Pero ipinakita, pagdadaan ka sa tonke, wala ng card, wala ng ibibigay, itinatapat lang. Pupunta ka ng supermarket, itinatapat lang. Mga kapatid, ganun. Pupunta ka ng ibang bansa sa immigration, itinatapat lang. Malapit ang nangyari yan sa atin. Pero sa ibang bansa, mga kapatid, yan po ay ongoing na, mga kapatid, at ilalagyan doon. Ayun, oh. Yung po kinimigit na yun, meron po kasi ipinakita tayo yung nakaraan natin na ginagawa na doon. Kasi nandiyan po ng bottle ng bigas, yung isinusunod dito. Walang ilang minuto, mga kapatid, nasa loob na. Tapos, pagdala niya bawat isa para mag-ibigong congratulate at sinasabi nila para mag-welcome ka sa atin. Parang ganun. Yun ang system. Ginalagyan. Mga kapatid. Sa Biblia, nakalagay po yun. No? Sa Biblia, sa Revelation chapter 14, mga kapatid, Revelation chapter 14, verse 9 and verse 10. Lahat ng sumasamba sa hayop at lahat ng mga magpapatapak ay hindi sila maliligtas. Lahat sila ay mapapahamak. Kabilang sila mapaparusahan sa apoy, kasama
ng mga state leaders na nag-implement nito at kabilang din yung mga ladayang mga magulang kipetan. Ito yung mga kapatid. Hindi dapat mangyari sa atin yung tayo na ibang pagkakak o magpalagay ng ganyan dahil ang kamalik nga yan, gagandang buhay mo, pero ang aking kaluluwa naman, ang kamalik, ay kapagusun. Paralilis sa bigay. Pero ito yan, hindi tayo pinipiting magpalagay niyan. Kaya lang, pagdating ng panahon, aayaw natin magpalagay ng barka. Ito lang natin sa Biblia. Masama ang epekto noon. Ano ang gagawin nila? Hahatingin pa rin nila yung pag-aayaw magpalagay. Kaya na, meron na kanilis sa Biblia. Ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo ay makinang. Mas pipiliin pa natin yung tayo magpalagay ng barka. Magpapalit naman ay mapaparusahan tayo. Hindi tayo malilipas. O tatanggihan natin, samantala ang ating katawan ay pwedeng mamatay, pero ang ating kaluluwa maliligtas na. Mga kapatid, siguro sa ating buhay, hindi yan matutuwian, hindi yan makatutuhan niya. Mga kapatid, totoo po ang nangyayari na lang. Ako ang nire-request ko sa mga kapatid na natin dito may pangulang buwang ng mga kayo. Meron kayong computer, paki-google nito. Yung mga nag-aabit dito, hindi magtanong ko sa step natin. Para pakita ninyo, ma-witness ninyo na meron pala talagang ganito at ito'y ongoing ang ginagawa. Alam sa pwede mga kapatid doon, citizens ko ako, katiki citizens na kung gusto maging mag-migrate doon, pinalalagyan ng mga kapatid. Panahon pa ni Obama. Panahon pa ni Obama. Mga kapatid, ay meron na. Paatras pa tayo, pero wala mga kapatid. Para sa kanila, yun daw ang kagumara ng kasalanan at ang ginawang ang buong buhay. Pero sa ito ang kapatid, kumakotay ng kalulong ng amin. Hindi na natin yan. Kasi once na palagyan ang mga kapatid, no, ayaw na lang i-manutilate ang gawa ng isip at kalooban mo at hindi mo mag-iisip na lumabas patuwa tayo. Yung sistema, nasa iyo. Kaya nasa iyo mga kapatid, pag tayo ay nalagyan niya, automatically na sa puso, hindi natin natin yun. Para na rin natin i-inagwili ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, marami pa po yan ang paliwanag hinggil dyan mga kapatid. Ang iba dyan na isi-search na lang natin. No? Pero alam nyo, tukwede, mangyayari po ang pagkatapat bago dumating ang Panginoon sa panahon ng balunin ng pinag-ibig. Ito ang great tribulation mga kapatid. Bila siya sa ating pinag-church, hindi rin maranasan natin ang great tribulation. Hindi po. Magdadaan natin ang Great Tribulation at isa po sa mga mangyayari yung pagkatapat ay gagawin bago ang pagparito ng Panginoon. At marami po mga Kristiyano mga kapatid na hindi nahinog sa pananampalataya ang pagkatapat. Kaya pwede kayo kasakit po dito. Noong last two days na araw po tayo ng mga seniors, tinalagay natin kung sino-sino yung mga tao po pwede magpakatapat. Ang hindi na po magpapatatak yung mga hinog sa kanilang pananampalataya ng mga kapatid. Yan po ang katotohanan. Kaya ho, yung mga taong nagsasanay mga kapatid sa kaluluhan, sa kalayawan, yung inhawa ng buhay, at hindi po napapractice ng pagtitiis, hindi po napapractice ng kasapatan. E di siyempre, gusto mo magbibiging buhay, parang yung buhay, at ang gabi po talaga ang pagpatatak. Ang tawag kasi ng iba dyan, microchip or biochip. E may mga kapatid, yung mga card system na sinasabi ko po kanina, na nawawala, nahahap, nalulugod. Ang mga kapatid, na-expire. Inalagay na po yung chip dito sa kamay. At yun alam po ang gagamitin system. Sa ibang basa kapatid, nangyayari na po yun. Pero nga po nang ibinagay na eh. Sa phone game, wala ng card, wala ng dinibigay. Iginanong lang yung kamay o sa pinaka-standard niya. Umangat na yung kanyang bar, nakapasok ka siya doon. May pumasok ko sa market, nabili siya ng kanyang mga pagkakahing kailangan. Dati yung pang-detect, di ba, sa mga barcode. Eh, ang barcode, at ikot na sa loob, na doon yung chip. Pag ganun lang mga kapatid, nakalabas na siya. Yung pong mga pabalabas ng airport, mabunta lang ibang bansa dahil sa immigration, mga kapatid, itinatapat lang o pwede ka lang mabunta ng ibang bansa. Wala na yung mga pasaporte, wala na yung mga visa na yun. Yun na lang po kasi yun, kompleto na yun. Sa market, sa kalsada,
sa school, sa trabaho, etc. Kaya meron po nakalagay dito sa, ano eh, hindi na nilakapag-issue eh. The 64 article. Nakalagay ito. 64 article. Sabi ito, kung wala tayong paraan, ay hindi tayo mapapahintulungan, patuloy nito, hindi ka pwedeng mabuhay ng balo para kumuha ng tubig ka, magpapanak ka muna. Hindi ka pwedeng magpaaral ng anak mo sa eskwela, public, or ng public school, kailangan magpatatak ka muna. Gusto mo mag-apply ng trabaho, local, or international, magpatatak ka muna. Patuloy mo nang mag-apply. Bakit nila nagawin yun? Ipipressure nila lahat ng tao para patatak. Na ang kabalito ang buhungan, gigihawa ang buhay ng tao, ang kabalito ba ay mapaparusahan ang ating po mga kaluluwa. Mga kapatid, yan po ay malapit na malapit na. Ang mga Kristiyano, mga hibog, ay hindi magpapatatak kahit kabalit ng mga bayan, maligtas naman ang kanilang mga kaluluwa. Kaya nga, nakalabi sa Matthew 10:28. Huwag tayong matakot sa pumapakay ng ating katawan. Matakot tayo doon sa pumapakay ng ating kaluluwa. Dito po, ang pagpapakatak ay pumapakay ng ating kaluluwa. Kahit tulad din po yan, ng aral na mga bulang propeta na masasalam sa laman, nasusunod po yung laman mo, kaya lang pumapakay din ng ating kaluluwa. Mga kapatid, sandali na lang ito. Isang short lang, kundi natin. Meron pa kong ipakikita sa inyo. Ito po kasi sabi ko po sa mga mga. Pinaiigli naman po natin ito, mga kapatid. At this, meron po tayong idea here dito. Ito po ang statement na sinasabi ko. At ito po mga church leaders na mga public sa dalimun. Ito, gagamitin mo din dito, yung marka. Ito po, dalawa, papatayin mo physical. Pag kumayaw ka, papatayin ka rin. Sabi ito, pag kinanggihan mong marka, papatayin ka rin. Tapos, papatayin din yung ating kaluluwa. Pagka pinatupad ko ito. Kaya, mayroong mapupuntahan yung Kristiyano. Wala. Hindi ka magpatatak, mapatayin ka. Magpatatak ka, siyempre, mabubuhay ka pa. Kaya lang, mamamatay ko ba yung ating kaluluwa? Ngayon, sabihin kayo. Itong mga church leaders na mga nagtuturo po ng mga pangalaman, tulad po ng yung perverted gospel. Pag sinabi perverted, pinilitin, pinawasan, pinagdagan, ang buhay mo ibig sabihin. Pero sa pano natin yan, pinapalitan, pinabawasan. Pero pag isa, yung prosperity gospel, ano yung prosperity gospel? Yung mga gospel na masasalam sa laman. May mga iglesia pa tayo nakikita, lahat po pwede para katoliko din. Lalo na po mga kapatid, yung mga masalis buwal issue. May mga nawibitis pa kayo ganyan. Ikaw, sa komplikasyon niya, kung sino-sino tumatayo, pwedeng pastora, pwedeng leader na lalaki. Ang problema, lahat ng churches na nakapalibol sa kanya, nag iba-iba ang pangalan ng grupo, pwedeng tumayo sa komplikasyon niya. Tama ba yan? Hindi po tama yan. Yan ay from sa mga different perverted teachings. Yan ay from saan? Sa mga prosperity gospel. Baka mamaya malayang isipin ka. At yan ang nangyayari din mga kapatid. Sabi nila, pare-pare sa mga Kristiyano, magsama-sama tayo at iba-ibang pangalan natin. Pero dito po sa Iglesia natin, mga kapatid, hindi po tayo magpapakayo kahit na sino mamakaral na galing po sa ito ni mga fellowship. Alam niyo po bakit? Delikado po yun. Bawat ibang Iglesia, bawat ibang nakapagpuro, bawat ibang nakapagpuro, mga kapatid, iba-ibang kailang ipinagangaral at itinuturo. Ang ating kaluluwa, halo-halo ng mga espiritual na pagkain ng ating makakain, ang akala natin okay na.
Kaya kung meron kayong mga alam na mga coalition dito sa ating paligid, at kayo matatanong ng bawa sa atin, bakit ay hindi tayo nakikisa? Alamin na po ang sagot ko, bakit hindi tayo nakikisa? Makikisa ka pa tungkol sa iba-iba ang turo, iba-iba ang doktrina, iba-iba yung kanilang mga ikinataguyod at hindi doon sa aral ng Panginoon. Sa atin ang Biblia, magsimakinan kayo, dahil maraming magkadala ng ibang Jesus, ibang Ebanghelyo, ibang Espiritu, sabi sa Biblia. Mainong nawag inyong tanggapin. Marami sa kanyo, pangangaral sa tingyan, may talit upa. Pero ang kanilang mga loob ay mga lobo. Ang kanilang sa tingyan. Mga nagkukunwari ang henda na nimalakan. Kundi sa katotohanan sila ay alagalang kalinim. 2 Corinthians 11:15. Matthew 7:15. Mga kapatid, ang lagi niyan na gumagawa niya. Hindi po natin pa isa-isa yung mga kaguruan at mga doktrina nila. Pero kung akin pong isasummarize, ang pangangaral nila ayon sa mga masasamang pita at walang 2 Timothy 4:3-4. Hindi nila kapatid kukontrahin yung masarap sa ating mga. Pero sa biblical church, pinapatay ang masasamang pita at laman para mabuhay ang ating kaluluwa. Sa kanilang inaayunan, pwede lahat siya. E di ba mga kapatid? Pwede lahat siya. Pastora, pwede yan. Ganun. Businesswoman, businessman, tumayo yan, pwede yan. Alagad ang demon yung mga ngaran mo, pwede yan. Kasi sa kanilang mga kapatid. Sa ating kapatid, ito. Dahil po pwede masira ang ating kaluluwa. Yan po perverted gospel. Prosperity gospel, mga kapatid. Ano po yung papatayin nito? Ang papatayin nito yung ating parehas. Sa 666, pwede ang mapatay sa atin yung physical kung tayo itatanggin. Mabubuhay ka kung mapapatay, kaya lang ang mapapatay sa atin yung ating kaluluwan. Sandali mo lang. Dito, sa mga perverted gospel, prosperity gospel, ano ang mapapatay sa atin? Yung ating kaluluwa. Mahihiwalay tayo sa Diyos dahil sa mga magalamang guro ang ating pagiging pabubuhay. Ano na pabubuhay sa atin? Yung katawan natin, pero masama na nataya tayo ng maling mga guro o mga malinaman. Pinakalabi sa Revelation 18 verse 4, come out my people of God. Saan siya pinalabas? Doon sa mga iglesia, ang kabubolo ay mga alagad ng demonyo. Ang itinuturo ay mga paglaman. Ang itinuturo ay mga ayon sa sanlibutan. Mga kapatid, kaya na tayo siguro sabi ninyo, bakit sa ating church, masyado nating guro. At i-equipyo yung mga guro at mga aral. Kasi nga po, mga kapatid, yung aral ng Diablo, masarap sa mga. Pero yung aral ng Diyos, mapait sa naman. Pero po, nakagagaling naman ang ating mga ngayon. Nasa ating po, mga kapatid, ang masyadong mga pipigil natin. Sinasabi ko lang, pag dumating na po ito, sistema nito, pwede patayin ang ating pisikal at pwede mamatay ang ating kaluluwa kung tayo po ay tumanggap na matapit. Pag tayo po ay kumain ng pagkain galing po sa mga alaga ng demonyo na masasarap sa laman, masasarap sa mundo, pagkaman mabuhay ang ating katawan, mamamatay ang ating mga kaluluwa. Pero, careful po tayo mga kapatid. Pinakalagay po sa Biblia, kung sakaling may magpunta sa atin, hindi dala ang eksaktong aral ng Diyos na nagkakaroon. Ang sabi ko po, huwag inyong paliin, huwag inyong tanggapin sa bahay, sapagkat ang pumapatid at tumatanggap sa kanila ay nangaramay sa kanila at sa sama ng Diyos. 2 John 1:8-11. Eto ay mga kapatid, careful. Pag alam natin ang isang mga aral o nakapagturo sa iglesia, iayaral tayo, hindi kayo, mag-joy tayo, magsama-sama tayo, pero alam mo naman, ang turo nila magalaman, ang pamabuhay nila magalaman, dumistansya ka na at ayaw ng Diyos na ikaw ay sumama ka niya. Kasi kung kanino ka nakasama, magiging ganun ka ba?
Yumatak ka sa tao, may punit, makukuling ka rin ba? Gusto ko sanang sabihin, lakabi natin ang pag-aaral ng mga lamang na i-immune ang naman ko, masasalamat ko. Pero ang ating kaluluwa mga kapatid, balilin daw. Kasi magiging marami ang ating pag-aaral. Kaya nga po mga kapatid, ito yung kanang kamay at kaliwa pangalan niya po. Para pagpo, hindi po tayo dapat balayan. Sasabihin ko na lamang po ito, mga kapatid. Ano po itong paghahandaan na dapat natin gawin, mga kapatid, sa mga huling araw? At dapat natin gawin, una ay ito. Lalo po tayo magpakalalim sa buong karunungan ng Diyos. Ulitin ko. Lalo tayo magpakalalim sa buong karunungan ng Diyos. Colossians 3:16, Santiago 3:13. Kasi po, ang tao may malalim na karunungan sa Diyos na hindi po madadaya ng Antikristo. Hindi siya madadaya ng mga state leaders patungkol sa mga marketing. Hindi siya madadaya ng mga state leaders patungkol or mga church leaders ng mga cult patungkol sa mga marinig ng mga naman. Pangalawa kapatid, ano po yung dapat natin gawin? Lalo po tayong magpakaduhin at magpakalalim. 1 Peter 1:15-16, 1 Thessalonians 4:7. Ulitin na po yung verse. 1 Peter 1:15-16, 1 Thessalonians 4:7. Yan ang ating dapat gawin. Lalo tayo magpakaduhin at magpakaano. Yan ang dapat. Kasi po, ulitin kayo. Kahit po dumating itong presyo ng government doon na papakaduhin tayo at hindi kayo magpapata. Pababayaan ba ng Diyos ang maduhin? Hindi. Kahit po dumating ang mga bulang ang propeta, makaral sila na masasarap sa laman. Kung ikaw ay nagpapakalinis, and then disregard mo ba yung mga maraming? Yes. Yan ang kagandahan ay nagpapakaduhin. Kung wala tayong sapat na narunungan at kalaman, at hindi ko din nabalakas sa kalaman, pasok na pasok tayo dito sa mga, pasok na pasok tayo sa mga perfect teachings. Kaya po, una, magpakalalim tayo sa buong karunungan ng Diyos. Pangalawa, magpakaduhin, magpakadalan tayo. Pangatlo, lalo po tayo magpakatatag at magpakalakas. 1 Corinthians 15:58, 1 Corinthians 16:30. Patuloy tayo magpakatatag at magpakalakas. 1 Corinthians 15:58, 1 Corinthians 16:30. Ang pag-apat po na dapat natin gawin sa panahon ito, mas lalo po tayong magpakasigasig sa pagkirin po. Dahil darating yung panahon, kapatid, o kontrolin nga yung pag-eterosip, yung pag-aaral ang tama, dapat po lalo po tayong magpakasigasig sa pagkirin po yung hanggang napakaluwag pa. Roma chapter 12:11. Sa pagdiba, mga kapatid, lubos natin italaga ang ating buhay sa Diyos. Kasi po, pagka na italaga na natin ang ating buong buhay sa Diyos, mga kapatid, matatakot pa ba tayo sa mga bangat? Matatakot pa ba tayo sa mga panganib? Matatakot pa ba tayo buong sa kagawing mga pagpatay? Hindi. Pagamat parang nagkatakot po yung mamatay. Pero kung kay Kristo tayo, lahat naman tayo po pwede makuwi sa pagkamatay. Kaya na, huwag tayong gusto manigod sa pagkumon. Kung gamitin ng Diablo ang paraang pagkatatak, huwag kang magpatatak kahit patay ka, malilitas naman tayo. Kung hindi natin na ibibigay ang ating buhay sa Panginoon, sabi ko sa iyo, pagkatakot tayo at magkatatak tayo. Yan naman din. Kaya naman kapatid, tayo po nakakaalam sa ating sarili. At ito pong maluwag na panahon ng pagkakataon ay pribilehiyo po natin para tayo po'y maganda. Mga kapatid, tumayo po tayo lang. Ang oras po natin ay Jesus. Sa totoo po, mga kapatid, mahabang aralin yun. Ang ginawa nga lang po natin, mga kapatid, sinamaris po natin yung mga dahil
may mga pagkakataon po pauulit-ulit ang mga seminars natin ganito sa mas maluwang pong oras. Natapag po kasi Sunday. Kasi Sunday, mas maisipo yung portion ng pag-aaral. Hindi po katulad ng seminar. Ang seminar po, umaabot tayo ng mga dalawa hanggang tatlo oras. Pero pag tayo nagsasunday service, at pinakamahaba po, isang oras o isang oras na mahigit. Hindi natin kaya reasons ko. Pero ako po, natutunan natin yung mga bahagi nito. Ibigod po tayo na, mga kapatid. Pagkapagyari na namin alam, sa katotohanan po, sa pagkaibang kapagiran po namin ay alam na nila ang mga turo at mga alam na ito at ito ay refreshing na sa kanila. Pero sa pagkaibang po namin mga contact person, paguran na pumapanood sa aming mga obligasyon, marahil po sa unang bukso ng aming pakikinig at pag-aaral ngayon ay nahihiwagaan sila kung ito nga ba ay totoo o hindi. Pero po, kailangan pong ipangaral po ito sa aming iglesia kasi po, ito yung nakalagay sa Biblia para kami po'y maging handa sa mga huling araw. Hindi po kami, Panginoon, makapaghanda sa huling araw kung hindi po namin alam kung ano ang aming mga paghahandaan. O Diyos, sa kauli-huli na ng pagtatapos ng aming po gawain pananampalataya ngayon. Tulungan mo po kami na lalo pang lumahin ang aming pagkaunawa sa iyong Panginoon. Tulungan niyo po kami na lalo pong pag-uwirin at ilisin ang aming po pamumuhay. Tulungan niyo rin po kami na maging matatag at mag-ibay sa aming pananampalataya. Tulungan niyo rin po kami na lalo pong maging masigasig sa paglilingkod para kami po'y makakuha ng ikalalakas ng aming po mga kaluluwa. Hindi po sana, Panginoon. Tulungan niyo po kami paibigay namin sa pataas na porsyento ang aming po buhay sa Diyo. Kasi po, pag ang aming buhay po ay naibigay niya sa iyo, may katatakutan pa ba kami? Wala na. Hindi namin katatakutan ang mga anti-Kristo na gagamitin ng mga state leaders at ang mga church leaders ng mga puto. Hindi kami matatakot sa pagtatamatay o mga pagpatay. Hindi rin kami mag-i-influensyahan ng mga maruming aral ng mga anti-Kristo para pumatay ng aming mga kaluluwa. Kung ang aming pong buhay ay totoo na ibibigay sa iyo, tatanggihan namin ang alok ng Diablo na masayang sa laman. Ngunit pumapatay ang aming mga kaluluwa. Mas pipiliin namin pagkikawa ng maligtas ang aming kaluluwa. Diba di mapigatid ang aming pong pagalaman mo. Ihanda mo po, Panginoon kami. Ihanda niyo po ang aming pong iglesia. At tulungan mo kami sa iglesia po ito na patuloy kong dumaloy ang mga kalinduan at kaalamang titigado na siya po maipahayag sa lahat ng kapatiran namin baguhan, may katagalan o matatagal na. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ito po'y pag-ipasok namin sa mga puso. Nag-iisip namin kami na. At nawa ito po ang aking mga napag-aralan. Makita po namin sa hinaharap ng ito'y pawag na kukuhanan. At bago mangyari yung Panginoon, pakipaghanda na po namin ang aming po mag-asalit. Inatali po kami pa rin ang sabi po para isa sa lugar na ito. Inatali po kami sa aming pag-iwayo. At hindi po sa lahat ang mga turo at ang mga alam na ito, iwag po namin makalita. Ito po yung aming sama-dasal at kahilingan sa iyo. Huwag niyo po kami pabayangin. Ikaw po ang aming sandigan. Ikaw po ang dati namin inaasahan para kami ngayon. Makalipas sa mandarayang pamamaraan ng laway. Maraming maraming po sa Panginoon. At kalami po na makamanin hindi po namin maling nagpasalit. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus natin na sa Pito. Alam mga po natin ang pagkakulang. Maraming po sa lahat.